Paano kung isang araw mahilingin sa'yo ang amo mo? Handa mo ba itong ibigay? Kapalit ng pera? Isang dalaga ang pumayag na maging surrogate mother ng kanyang gay boss para lang mapagamot ang lola niya. Pero unti-unti siyang nahuhulog sa boss niya. Hello mga ka-MV! Ngayon ay isa na naman pong inspiring love story ang ibabahagi namin sa inyo, na sana ay may isang aral o inspirasyon na manatili sa inyong mga puso. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Abala sa pagwawalis si Elena ng opisina ni Caleb. Malapad ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang mga gown na dinodrawing ng kanyang boss na si Caleb. Isa kasing fashion designer si Caleb at nagtatrabaho bilang helper si Elena sa boutique nito. At habang nagwawalis nga siya, napahinto siya sa table at napatingin sa sketchpad. Doon lahat nakalagay ang mga outline drawing ni Caleb at design para sa mga tatahiin nitong gown. Isa-isa yung binuklat ni Elena at hindi niya mapigilang mamangha sa galing na kaniyang amo. Elena, anong ginagawa mo? Nagulat si Elena na may biglang magsalita sa kanyang likuran. Sir, nandiyan na po pala kayo. Nahihiyang sambit ni Elena at sinarado na ang sketchpad sabay dampot sa tambo at dustpan. Pasensya na po. Nagandahan lang po ako sa design. Paghingi ng paumanhin ni Elena. Ngumiti sa kanya si Caleb. Makisig at matipuno ang katawan nito. Magaling rin itong manamit at kung hindi mo kilalang binata, aakalain mong tunay itong lalaki. Pero isang gay si Caleb at mayroon itong boyfriend. Kaya kahit nagagwapuhan si Elena sa kanyang boss, alam niya pa rin hindi sila talo dahil lalaki ang gusto nito. It's okay, Elena. Hindi naman ako galit sa katunayan niyan. Natutuwa ako sa tuwing na-appreciate mo mga likha ko. Sambit ni Caleb at napangiti si Elena. Magaling naman po talaga kayo, sir. Kaya nga po, kilala kayo sa fashion industry eh. Papuri ni Elena. Gusto ko rin pong maging katulad niyo, ang maging isang magaling na fashion designer. Dagdag ng dalaga. Don't worry, Elena. Pwede kang mag-on-job training sa akin kapag graduating ka na ng college. At saka, lagi mong tatandaan ang mga payo ko sa'yo. Sambit ni Caleb. Si Caleb kasi ang nagpapaaral sa kanya sa college. Third year college na kasi si Elena at fashion design ang kinuha niyang course sa college. Hindi ko po nakakalimutan lahat. Lagi ko po yung naalala. Salamat din po pala sa mga tulong at payo niyo. Dahil sa inyo, mas lalo akong gumagaling. Basta po ah, pag-graduate ko, dito pa rin po ako magtatrabaho sa inyo bilang fashion designer na rin. Ano ka ba? Sa tingin mo ba makakalimutan kita? Siyempre hindi. At ikaw pa ang gagawin kong assistant. Talaga po? Oo, plano ko na yun. Gagawin kitang assistant pagka-graduate mo. Bali, isasama kita sa mga bigating kong kliyente at para mas marami ka rin makasalamuha at matutunan sa ganitong industriya. Iniisip pa lang ni Elena ang mga sinasabi sa kanya ni Caleb, hindi na niya maiwasang kiligin. Marami na siyang nakitang mga artista na pumupunta sa opisina ni Caleb. Pero yung siya mismo ang kakausap sa mga ito at magde-design ang mga susuotin nila, parang gusto na niyang magtatalon sa tuwa. Umuwi na si Elena sa kanilang bahay. Tanging lola na lamang niya ang kanyang kasama dahil ang ama at ina niya maagang pumanaw. Lola, nandito na po ako. Pagtawag ni Elena sa lola niya. Nasa kusina ako, Ena! Sigaw ng kanyang lola kaya mabilis na naglakad si Elena papuntang kusina. Wow! Nagluluto si lola! Ano pong niluluto niya, lola? Adobong baboy na pinatuyo. Alam kong favorite mo to, kaya ito ang niluto ko. Naks talaga, kaya mahal na mahal kita, lola eh. Lumapit si Elena sa kanyang lola at niyakap niya ito ng patalikod. Hay nako, Elena! Umalis ka nga dyan sa likod ko at hindi pa ako tapos magluto. Ito naman si Lola, nanlalambing lang eh. Nakangusong sagot ni Elena. Humarap sa kanya ang Lola po rin niya at tinaasan siya ng kilay. Nanlalambing ba o may kailangan ka lang? Napangiwi si Elena sa sinabi ng kanyang Lola. La, kapag nilalambing ka dapat
Laging may kailangan ako. Tatampo na ako sa iyo eh. Hindi ba pwedeng malambing lang talaga akong apo? Sambit ni Elena habang tumataas baba ang kanyang mga kilay. Natawa naman si Puring sa kakulitan ng kanyang apo. Ikaw talagang bata ka. Napakakulit mo. Pailing-iling na sambit ni Puring sa apo niyang si Elena. Kamusta nga pala ang trabaho mo kay Sir Caleb? Baka nagpapakapasaway ka sa kanya ha? Isipin mong malaki ang tinutulong niya sa atin, lalo na sa pag-aaral mo, iha. Kaya dapat maging mabait ka kay Sir Caleb. Payo ng kanyang lola. La, hindi po ako nagpapasaway kay Sir. Sa totoo niyan, ako ang pinakamabait niyang tauhan. Pagyayabang ni Elena. Talagang ikaw lang? Dahil ikaw lang naman talagang tauhan ni Caleb at wala nang iba. Pambabara sa kanya ng lola po rin niya at mumuso lamang siya. Eto naman si lola, ang tanda-tanda na pero ang hilig mong bara. Maedad na rin naman ang lola ni Elena. Nasa 62 years old nito. Pero kahit ganun, makikita mo pa rin malusog at malakas ang lola po rin niya. Ito rin ang tumaguyod sa kanya noong nag-aaral pa siya ng high school. Mayroon kasi silang maliit na pesto sa palengke na gulayan at natulong siya sa lola niya kapag wala siyang pasok dati. Isang taon na lang apo, gagraduate ka na at sigurado akong gaganda na ang buhay mo. Wika ni Puring sa gitna ng pagkain nila. Anong buhay ko, lola? Buhay natin. Kaya nga ako nagsusumika para umayos ang buhay natin. Hayaan mo la. Kapag may full-time job na ako kay Sir Caleb, lahat ng gusto mo bibilhin natin. At hindi ka na rin magtitinda sa palengke dahil dito ka na sa bahay at ikaw ang donya. Pagbibiro ni Elena sa kanyang lola. Malapad na napangiti si Puring dahil alam niyang napalaki niya ng maayos si Elena. Isang magalang at mabait na bata ang kanyang apo. Sige, promise mo yan ha. Gusto kong humihiga na ako sa pera. Ay, sa barya pa lang kaya ko lola eh. Pero yung mga lilibuhin na pera, baka pagputi pa ng uwak mangyari yun. Napuno ng tawanan ang kanilang hapagkainan dahil sa biro ni Elena. Ikaw talaga, 22 years old ka na pero puro ka pa rin kalokohan. Kaya hindi ka nagkakasyota eh. Lola, hindi na po uso ang syota term ngayon. Masyadong makaluma. Uso ngayon, jowa. At isa pa, wala pa akong balak no. Baka mamaya buntisin lang nila ako. E di nagkaanak ako nang wala sa oras. Ayoko nga nun. Pero hindi ka na bumabata, apo. Darating ka rin sa panahon ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Pero hindi ko sinabing gawin mo agad. Mas maganda pa rin may maganda kang trabaho at nakapagtapos ka ng pag-aaral. Lola, kung darating po yan, edi darating. Pero ngayon, hindi ko pa kaya rebels. Mahirap kayang bumuo ng pamilya sa panahon ngayon. Lalo na maraming nababalitaan sa social media na binubugbog yung mga babae na kanilang asawa. Paano kung yung lalaki mapili ko, nananakit pala? Ayoko nun. Nakakatakot. Parang nangilabot si Elena sa sarili niyang sinabi. Natawa na lamang ang kanyang lola sa mga sinasabi niya at napapailing. Siyempre, iha. Bago mo asawahin, dapat kilalanin mo muna. At nandito naman ako para kilatisin ang lalaking mamahalin mo. Ano sa tingin mo sa akin, tatahimik sa tabi? Aba, hindi maaari yun. Kapag sinaktan ka ng lalaking aasawahin mo, huwag ka mag-alala po. Nandito ako para dalhin sila sa huling hantungan nila. Pagbabanta ni Puring. Binaba ni Elena ang kanyang kutsara sabay thumbs up sa lola niya. The best lola ka talaga ever! Papuri ni Elena. Mas pinagbutihan ni Elena ang kanyang pag-aaral. Kay Caleb siya nag-on-job training at ngayon, hindi mapagsidla ng saya niya dahil graduation na nila. Elena, bilisan mo nga dyan at baka mahuli tayo sa graduation mo! Sambit ng lola ni Elena. La naman, ang aga-aga pa po. Baka sa sobrang excited nyo, wala pa tayong madatnan doon na tao. Saka hindi naman po tatakbo ang pupuntahan natin eh. Isang kurot naman ang ibinigay sa kanya ni Puring. Aray naman la! Masakit po kaya yung kurot mo? Daing ni Elena. Sino ang hindi dapat excited? Graduation mo na iha, kaya dapat excited ako. Saka nga pala, di ba sasama si Sir Caleb sa graduation mo? Opo, susunduin niya daw po tayo. Kaya chillax ka lang dyan la. Makakarating rin tayo sa venue ng graduation ko. At sabay pa silang napalingon nang makarinig ng katok mula sa pintuan. Yan na po yata si Sir Caleb la. Wika ni Elena.
Asya, sige. Ako na ang magbubukas ang pinto. At ikaw, bilisan mo dyan at mag-ice ka na. Binilisan nga ni Elena ang ginagawa niyang pagayos sa kanyang sarili. Wala naman kasi siyang pambayad sa makeup artist, kaya sariling sikap na lang ang ginawa niya. Ilang beses pa siyang tumingin sa salamin bago siya lumabas ng kanyang kwarto. Naabutan niyang nakaupo si Caleb sa monoblock na sofa sa sala. Habang ang kausap ni Caleb ang lola po rin niya. Nandito na pala si Elena. Sambit ng lola po rin niya at napatayo si Caleb sa kanyang inuupuan habang nakatingin kay Elena. Ay, Sir Caleb, sorry po natagalan. Okay lang, nag-uusap rin naman kami ni Lola Puring. Sagot ni Caleb. Kumunot naman ang noo ng boss niya habang nakatingin ito sa kanya. May problema po ba? Tanong ni Elena. Humakbang si Caleb palapit sa kinatatayuan niya at napatuwid ang tayo ni Elena nung huminto si Caleb sa harapan niya. Bakit po? Tanong muli ni Elena. Pero imbis na sagot ang marinig niya, agad tinaas ni Caleb ang isang kamay nito at dumapo sa buhok niya. You are now a fashion designer. So dapat ngayon pa lang, you should know how to look presentable to everyone. At kahit buhok lang yan, dapat maayos pa rin tingnan. Bili ni Caleb habang inaayos ang medyo magulong buhok ni Elena. Thank you po, sir. Tatandaan ko po yan. You're welcome, darling. Tara na, at baka maabutan pa tayo ng heavy traffic sa highway. Umalis na nga sila Elena. Nasa passenger seat si Elena at sa back seat naman ang lola po rin niya. Habang si Caleb, siya ang nagda-drive. Are you excited? Tanong ni Caleb sa kanya habang nasa loob sila ng sasakyan. Sobra po, sir. Finally, gagraduate na rin ako. Thank you po sa inyo, sir, ha? Isa kayo sa dahilan bakit ko narating yung pangarap ko. At syempre, sa inyo rin po, lola po rin. Salamat sa inyong dalawa. Nako, apo. Pinaghirapan mo lahat ang nakakamtan mo ngayon. Siguro naging inspirasyon mo lang kami pero ikaw talaga ang rason bakit ka gagraduate ngayon. Sambit ni Lola Puring. Lola Puring is right. That's all your hard work. Tinulungan lang kita para maabot mo ang pangarap mo pero pinaghirapan mo lahat ang narating mo ngayon. Kaya be proud of yourself. At sobrang proud din ako sa'yo dahil hindi mo kami binigo. Sad ni Caleb na nagpangiti kay Elena. Nakarating na nga sila sa venue ng graduation. Sobrang saya ni Elena nung mahawakan na niya ang kanyang diploma. Nagkaroon din siya ng mga academics award. Kaya nung lumapit siya sa lola at kay Caleb, hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang galing mo talaga, apo. Akalain mo yun, may mga award ka pang nakuha. Papuri ni Lola po rin sa kanya. Salamat lah, para sa inyo po talaga ito. Wika ni Elena at sabay tanggal ng medalya sa kanyang leeg at sinuot yun sa lola po rin niya. Salamat sa suporta niyo, Lola. Simula bata pa lang, kayo na lagi ang nasa tabi ko. Naluluha naman si Puring at niyakap ang kanyang apo. Masaya akong nakapagtapos ka ng pag-aaral, apo, at nagpursigi ka pa sa buhay. Masaya akong pinagpatuloy mo ang buhay mo kahit maaga kang naulila. Wika ni Puring at kahit si Elena, hindi niya mapigilang maiyak. Nagtrabaho nga si Elena kay Caleb, hindi na bilang helper, kundi isang assistant na. Nasama na si Elena kay Caleb kapag may kakausapin o imimit itong bigating kliyente. Pati na rin sa mga pinupuntahan ni Caleb na mga fashion show event, ay kasama na nga rin siya. Sir Caleb, eto na po pala yung outline ng bagong design ko. Saad ni Elena sabay pakita kay Caleb ng sketchpad kung saan nakalagay yung mga outline ni Elena. This look great, ha? Gusto ko mga design mo. Habang natagal, mas lalo kang gumagaling. Papuri ni Caleb sa kanya, kaya napangiti siya ng malapad. By the way, Elena, may dinner date kami ng boyfriend kong si Miguel, kaya baka mauna na ako sa'yo. Bili ni Caleb at napatango-tango naman si Elena. Opo, sir. Ako na pong bahala dito sa boutique at ako na rin pong bahala magsara. Sambit ni Elena na kinangiti ni Caleb. Nauna na ngang umalis si Caleb sa kanyang boutique at dumiretso siya sa condo ng boyfriend niyang si Miguel. Naglalakad pa lang siya sa hallway, hindi na mawaglit ang ngiti sa kanyang labi habang iniisip na muli na naman niyang makakapiling ang kasintahan niya. May dala rin siyang white rose bouquet. Paborito kasi yun ni Miguel. Kaya bago siya pumunta sa condo ni Miguel, nadaan muna si Caleb sa flower shop. Hi babe, hindi ka pa rin naliligo?
Tanong ni Caleb at tiningnan niya mula ulo hanggang paa si Miguel na abalang nagluluto sa kusina. Wait lang babe, may nasikaso lang ako. Para naman mamaya wala nang abalang mangyayari. I want to enjoy our moment. Lalo na anniversary natin ngayon. Sambit ni Miguel na kinangiti ni Caleb. Isa kasing chef si Miguel. May sarili nitong restaurant at si Miguel mismo ang nagluluto sa restaurant niya. Napasandal si Caleb sa pader habang pinapanood niya ang kanyang boyfriend na nagluluto ng kakainin nila para sa kanilang dinner date. Napagdesisyonan kasi nila sa condo na lang ni Miguel sila mag-celebrate ng anniversary nila. Ang ganda nitong white rose na dala mo ah. I love you. Lagi mo talaga akong binibigyan nito. Of course, mahal kita kaya lahat ng gusto mo ibibigay ko. Matamis namang umiti si Miguel at lumapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Thank you for loving me, babe. Sobrang swerte ko talaga, ikaw ang minahal ko. You're always welcome. Sambit ni Caleb at dinampian niya ng halikang nobyo. Nagumpisa na silang kumaing dalawa, pero natigil yun nung may sinabi si Miguel. Babe, 11 years na tayo. Wala ka bang balak mag-anak? Gusto ko na kasing magkaroon na tayo ng baby. Sambit ni Miguel na kinatigil ni Caleb. Baby? How? Wala naman tayong matres dalawa para magkaroon ng anak. Natatawang wika ni Caleb. Gusto mo bang magampun tayo? No. Gusto ko galing sa ating dalawa at gusto ko rin kambal. What if maghanap tayo ng gustong maging surrogate mother para sa magiging anak natin? Babayaran natin ang magiging surrogate mother. May mga kilala kong agency na pwede natin puntahan at para malaman din natin ang process. Are you sure about this? I mean, what if hindi maging successful? At isa pa, sinong surrogate mother ang kukunin natin? Kung kilala sana natin, mas maganda, di ba? Gusto ko yung taong malapit sa atin. May kilala ka ba? Please, babe. Kahit gay tayo, I want to have a family. Gusto ko magkaroon ng sariling pamilya. At gusto na rin kitang makasama sa isang bubong. Gusto ko nang mag-settle down with you. Madamdaming wika ni Miguel. Matimbang na tinignan ni Caleb ang nobyo niya. Bumuntong hininga siya at ngumiti kay Miguel. Okay, fine. Maghanap tayo na magiging surrogate mother. Actually, may naisip na talaga ako, babe, pero I don't know if she wants to agree with us. At sino naman tinutukoy mo? Malapit siya sa'yo, babe, si Elena. Gusto kong siya ang maging surrogate mother na magiging anak natin. Wait, Elena, bakit siya? Dahil matagal na natin siyang kilala. Kausapin mo naman siya para sa'kin, oh. Pilitin mo siyang tanggapin ang pagiging surrogate mother. Sabihin mo, babayaran natin siya. Please, babe, gawin mo yung para sa'kin. Pinaglapat pa ni Miguel ang dalawang palad niya habang nakanguso at nakatingin kay Caleb. Muling bumuntong hininga na lamang si Caleb at pilit na ngumiti sa boyfriend niya. Okay, fine. I'll talk to her at sasabihin ko na lang sa'yo ang magiging response niya. Sambit ni Caleb at napatayo naman sa tuwa si Miguel sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Thank you, babe. I love you so much. Ilang beses kinagat ni Caleb ang ibabang labi niya. Ilang araw na kasi niyang pinag-iisipan kung paano ba kakausapin si Elena. Sa tuwing nalapit kasi sa kanya ang dalaga, parang nawawalan siya ng lakas na loob na magsabi dito. Hanggang isang araw, parehas silang nasa opisina ni Elena para ayusin at pag-usapan ang design na gagawin nila sa kanilang kliyente. Elena, pwede ba tayo mag-usap na hindi tungkol sa trabaho? Alanganing tanong ni Caleb. Napakunot noon naman si Elena. Oo naman po sir, puro trabaho na lang po bang pinag-uusapan natin? Takang tanong rin ni Elena at umiling-iling naman si Caleb. No, I mean, pwede ba tayo mag-usap sa isang bagay? Napalunok si Caleb nung titigan siya ni Elena at alanganing tumangon dalaga. Humugot ng paghinga si Caleb. Yes sir, about saan po ba? Hindi matuloy ni Caleb ang sasabihin niya. Natatakot kasi siya sa pwedeng maging reaksyon ni Elena. Mag-promise ka muna na makikinig ka muna sa akin. Halata na ni Caleb ang pagtataka sa mukha ni Elena. Oo naman po sir. Kinakabahan ako dyan sa sasabihin niyo. Tungkol saan po ba?
Ayaw niyo na po ba ako maging assistant? Tanggal na po ba ako sa trabaho? May nagawa po ba ako mali? Sunod-sunod na tanong ni Elena at umiling naman agad si Caleb. Hindi dahil doon. Magaling ka sa trabaho mo kaya hindi yun tungkol doon. Bakas sa mukha ni Elena paghinga ng maluwag. Akala ko naman po tungkol doon. Kabado 20 na po ako dito kanina pa eh. Turan ni Elena. Bali, kung hindi po doon, tungkol saan po ba? Huminga muli ng malalim si Caleb at binitawan niya rin ang hawak niyang ballpen habang ang kanyang tuhod hindi mapigilang manginig. My boyfriend and I want to have a baby. Talaga po? Gulat na tanong ni Elena at tumangot-tango naman sa kanya si Caleb. Yeah, napag-usapan namin nung mag-dinner date kami. E di mag-aampun po kayo ni Sir Miguel? Usisa ni Elena at umiling naman si Caleb. Hindi eh. Ang gusto kasi ni Miguel na sa amin galing yung magiging baby. Sariling anak namin, ganun. Kumunot ang noon ni Elena sa sinabi ni Caleb. Sa inyo po galing? Paano po yun? Hindi ko maintindihan. Wala naman pong matres ang isa sa inyo, diba? Don't get me wrong po ha, pero hindi ko po talaga kasi gets eh. Sambit ni Elena. Ngumiti naman sa kanya si Caleb. It's okay, Elena. Alam ko, mahirap intindihin. Kukuha kami ng surrogate mother ng magiging anak namin. Twins kasi ang gustong maging anak namin ni Miguel. Bali, hahanap kami ng magdadala ng kambal. Napatango-tango si Elena at halata sa mukha nito na wala siyang idea sa sinasabi ni Caleb. And Elena, sinasabi ko sa iyo to dahil gusto ni Miguel, ikaw ang magdala sa anak namin ng 9 na buwan. Kagat labing dagdag ni Caleb at muntikan pang malaglag si Elena sa kinaupuan niyang office chair. Napatayo naman si Caleb para alalayan sana si Elena pero mabilis namang umayos ng upo si Elena. Oh, wait lang po sir. Ano nga po ulit? Nabingi lang ba ako o tama yung narinig ko? Ako ang gusto niyong kunin ni Sir Miguel bilang surrogate mother na magiging anak niyo. At twins pa talaga? Yes, Elena. Sana pumayag ka. Eh, paano ko po gagawin yun? Wala pa nga po akong experience eh. Wala pa po akong karanasan, sir. At hindi ko pa po gustong maging nanay o magdala ng bata sa sinapupunan ko tapos kambal pa. Elena, just listen to me. Babayaran ka namin ni Miguel. 2 million ang ibibigay namin sa'yo. At kami nang bahala sa mga needs mo sa hospital, sa check-up, vitamins, pati na rin sa mga cravings mo. Aalagaan ka naming 2 ni Miguel. Pumayag ka lang maging surrogate mother. Hindi na nakapagsalita si Elena. Kinagat na lamang niya ang ibabang labi para kasi siyang naubusan ng sasabihin. Hindi rin sila nakapag-usap ng maayos ni Caleb dahil may dumating na mga kliyente. At ngayon tulala si Elena habang nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Pinag-iisipan niyang mabuti ang offer ni Caleb. Ilang beses pa siyang nagpagulong-gulong sa kama habang nag-iisip ng mangyayari. Hanggang isang araw, dali-daling pumunta si Elena sa hospital dahil nandun ang lola niya. Ano pong nangyari sa lola ko? Tanong ni Elena at nasa likuran niya ang boss niyang si Caleb. Ikaw ba ang apo ni Ma'am Pauline Mercado? Tanong ng doktor at tumangot-tango si Elena. Iha, tatapatin na kita. Kailangan nang ng lola mo ang agarang operasyon. Malaki na kasi ang bukol niya sa matres. At ngayon, hindi na niya kayang pananakit nun. At kahit yung mga gamot na binibigay namin, hindi na natalab. At kung hahayaan nating lumaki ang bukol niya sa matres, maaaring maging cancer yon at ikamatay ng lola mo. Paliwanag ng doktor. Nanghina naman si Elena pero agad siyang inalalayan ni Caleb. Magkano po ba ang kailangan para sa operasyon ni lola? Tanong ni Elena. Malaking halaga, iha. Nasa 200,000 at hindi pa kasama doon ang room na pag-iistaya ng pasyente pagkatapos ng operasyon. Kailangan rin namin ng down payment para mag-proceed ng operasyon. Mas lalong nanghina si Elena sa narinig niya. Wala kasi siyang ganung kalaking halaga ng pera. Hindi niya mapigilang maiyak dahil sa problema nilang maglola. Kumain ka muna, Elena. Alok ni Caleb sa kanya sabay abot ng pagkain. If you need anything, I'm here. Tutulong ako, basta magsabi ka lang. Kung kailangan mo ng pera, pautangin kita. Saad ni Caleb. Napalunok naman si Elena nung maalala ang offer ni Caleb. Sir?
Yes? Yung tungkol po dun sa sinabi niyo nung nakaraan, paano po ba yun gagawin? Ano pong gagawin dun? Tanong ni Elena. Wait, pinag-isipan mo na? Elena, masyado lang akong naging maraming iniisip nung nakaraan kaya nasabi ko yun sa'yo. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo gusto. Kung ayaw mo, okay lang. Papautangin pa rin naman kita. Umiling-iling si Elena at pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi, sabay ngiti kay Caleb. Hindi po, sir. Nakapag-decide na po ako. Pumapayag na po ako sa gusto niyo. Ako na ang magdadala ng kambal niyo ni Sir Miguel. Saad ni Elena na nagpatigil kay Caleb. Sure ka ba sa desisyon mo? Hindi ka ba nagdadalawang isip? Hindi po, sir. Sigurado na po ako. Gusto ko po dalhin sa sinapupunan ko ang magiging anak niyo. Sambit ni Elena at tiningnan niyang mabuti si Caleb. Natuloy na nga ang operasyon ni Lola Poring. Mabilis lang din itong nakarecover sa hospital kaya isang linggo pa lang umuwi na sila ni Elena kasama ang lola niya. La, inumin niyo po itong mga gamot niyo ha. Saka huwag po muna kayong magkikilos. Bilin ni Elena sa lola niya. Sigurado ka ba sa desisyon mo, Apo? Gusto mong dalhin ang magiging anak ng boss mo? Apo, kung hindi mo kaya o ayaw mo, pwede mo namang sabihin sa kanilang ayaw mo, hindi ba? Babayaran na lang natin yung nagastos nila sa hospital. Ngumiti si Elena at tumabi sa kanyang lola. Hinawakan ni Elena ang kamay ng lola niya at hinaplos yun. Lola, sigurado na po ako. At gusto ko rin makabawi kay Sir Caleb sa lahat ng naitulong niya sa akin. Maliit na bagay lang po yun. Huwag po kayong mag-alala, hindi po ako nagsisisi. Sambit ni Elena. Nag-aalala lang ako para sa iyo po. Alam mong pagtapos mo, iluwa lang dalawang magiging bata sa sinapupunan mo. Hindi mo sila matatawag na anak o sariling iyo. Dahil ikaw lang ang magdadala sa kanila sa sinapupunan mo at hindi ikaw ang totoong ina. Alam ko naman po yun, La. Handa po ako sa mga pwedeng mangyari kapag nanganak ako. Hindi ko sila anak, surrogate mother lang ako. At hindi mo rin masasabing hindi ka mapapamahal sa supling na dadalhin mo sa tiyan mo. Hindi mo sila maipaglalaban dahil wala kang karapatan sa kanila. Apo, marami pang ibang paraan. Sambit ni Poring. La, hindi po ako magsisisi. Promise. Kaya wag na po kayo mag-alala. Sambit ni Elena at bumuntong hininga na lamang si Lola Poring. Nasabi na kasi ni Elena ang plano niya bilang surrogate mother para kila Caleb at Miguel. Ilang araw pa siyang kinulit ng lola niya na mag-back out pero buo na ang desisyon ni Elena. Natuloy nga ang plano na pagiging surrogate mom ni Elena. Doon muna siya tumira sa bahay ni Caleb. Si Caleb at Miguel ang nag-aalaga sa kanya habang nagbubuntis siya. Elena, ano gusto mo kainin? Tanong ni Caleb kay Elena. Gusto ko ng chicken feet, Sir Caleb. Sagot ni Elena. Chicken feet? Nauutal na tanong ni Caleb at mabilis namang tumangon si Elena. Opo, sir. Tapos yung inadobo po siya at maraming sili. Dagdag ni Elena. Hindi ba makakasama sa baby yan? Tanong ni Caleb. Pwedeng iba na lang, Elena, yung mas masustansya. Mukhahin ni Caleb at ngumuso naman si Elena na parabang naiiyak dahil sa pagtanggi sa kanya ni Caleb. Okay po, sir. Kayo po masusunod. Malungkot na tinig na wika ni Elena at tinalikuran na si Caleb. Dali-dali namang naglakad si Caleb upang mahabol si Elena. Hinawakan ni Caleb ang kamay ni Elena at pinigilan ito. Wait, Elena! Nabigla si Caleb nung makita niyang umiiyak si Elena nung humarap to sa kanya. Bakit ka umiiyak? May nasabi ba ako mali? Alalang tanong ni Caleb. Sumingot-singot si Elena bago magsalita. Wala po, sir. Sige po. Pupunta na po ako sa kwarto ko para magpahinga. May himig na pagtatampong wika ni Elena. Okay, sige, fine. Do you want chicken feet adobo, yung super duper spicy? Pagtatanong ni Caleb at parang kuminhang ang mga mata ni Elena at ngumuso kay Caleb. Opo, gusto ko kumain nun. Para kasi akong natatakam sa chicken feet adobo. Please, sir. Pagmamakaawa ni Elena. Bumuntong hininga na lamang si Caleb at ngumiti kay Elena. Okay, sige na, bibili na ako. Pupunta akong bayan. Gusto mo sumama? Tanong sa kanya ni Caleb at agad namang tumango si Elena. Habang nasa biyahe si Caleb,
Malawak ang ngiti ni Elena na parabang isang batang excited na gustong bumili ng laruan. Napailing-iling na lamang si Caleb habang nakatingin kay Elena at hindi niya rin maiwasang mapangiti. Mabilis lang din silang nakapamili sa bayan at pagka-uwi nila agad yung niluto ni Caleb. Thank you po Sir Caleb ha! Masayang sambit ni Elena at nilantaka ng chicken feet na nasa isang mangkok. Ayaw mo ba ng rice? Tanong ni Caleb at umiling lamang si Elena. Ayoko po nun sir, isusuka ko lang. Sagot ni Elena. Ganun ba? By the way Elena, drop the po at sir. Wala naman tayo sa opisina. Kaya okay lang sa akin kung Caleb na lang ay tawag mo sa akin. Total, nandito naman tayo sa bahay. Mungkahi ni Caleb. Sige po sir. Sagot ni Elena at napatakip pa siya na kanyang bibig. Caleb pala, sorry. Paghinging tawad ni Elena at natawa naman si Caleb. Ayos lang yan, basta sanayan mo ng sarili mong tawagin akong Caleb, okay? Napatango-tango naman si Elena at ngumiti ng malapad kay Caleb. Lagi ngang inaalagaan ni Caleb si Elena. Sa tuwing may mga kailangan ng dalaga, si Caleb ang nagawa at nakuha nun. May kailangan ka pa ba, Elena? Tanong ni Caleb. Nung ilapag nito ang isang basong gatas sa side table ni Elena. Wala na Caleb, salamat sa pagtimpla ng gatas. Pagpapasalamat ni Elena. Wala yun, basta kapag may kailangan ka, sabihan mo ako para magawa ko kaagad maliwanag. Napatango-tango naman si Elena sa sinabi ni Caleb. Oo, alam ko maaga pa para bukas kaya matulog ka na. Sambit ni Elena at ngumiti sa kanya si Caleb. Nagulat pa siya nung umupo si Caleb sa kama para haplusin ang tiyan ni Elena. Pwede ko bang halikan ng tummy mo? Gusto ko lang pakinggan din ang tibok ng baby. Pagpapaalam ni Caleb. Hindi maiwasang pagpulahan ng pismi si Elena kahit nahihiya siya. Tumango pa rin si Elena at pumayag siya sa gusto ni Caleb. Naririnig ko ang tibok nila. Natutuwang sambit ni Caleb. Kailan ba sila gagalaw? Ang sabi po ng OB ko, hindi pa daw magalaw ang baby kapag 3 months. Pero maririnig mo na yung pitik ng bata o yung tibok nito. Excited na ako makitang gumagalaw sila. Matagal-tagal pa yun, Caleb. Mga ilang buwan pa, siguro mga 7 months pa raw. Doon kasi mas nagalaw ang mga bata, lalo na kapag first time mom. Ganun ba? Ayos, ang tagal pa nga. Ngumuso na lamang si Caleb at natawa si Elena dahil sa naging reaction ni Caleb. Pinagmasdan niya ang kanyang boss na pinapakinggan ang tibok ng kambal na nasa sinapupunan niya. Hindi maiwasang mapangiti ni Elena habang pinapanood si Caleb. Pakaramdam niya kasi kung straight na tao lamang si Caleb, magiging isang mabuting asawa at ama ito sa magiging pamilya niya. Babe, where's Elena? Rinig ni Elena ang boses ni Miguel na kararating lang sa bahay ni Caleb. Nasa kwarto babe, puntahan mo na lang doon. Sagot naman ni Caleb. Papunta na sana si Miguel sa kwarto ni Elena nung lumabas ang dalaga at nagpakita sa magkasintahan. Nandito na ako, sambit ni Elena. Malapad nang umiti si Miguel at lumapit sa kanya. Eto pala Elena, binili ko. Dress yan, magagamit mo habang buntis ka pa. Pati mga vitamins nandiyan na rin. Pinahihirapan ka ba ni Caleb? Taas kilay na tanong ni Miguel. Natawa naman si Elena at umiling kay Miguel. Hindi naman, inaalagaan ako ni Caleb. Aba, mabuti naman. Ayoko mahirapan ang nagdadala sa babies ko. Kailan ba check-up mo? Tanong ni Miguel. Sa next Wednesday. Ano ba yan, sayang? Hindi ko na naman kayo masasamahan. May catering event kasi ako nun eh. Nakangusong wika ni Miguel at sumabat naman si Caleb. I'm here naman, babe. So, don't worry. I'll go with Elena for her check-up. Ay, sorry, babe ah. Hectic ng schedule. Maraming catering kami ngayon sa restaurant. Babawi ako pagtapos ng event sa restaurant. Saad ni Miguel. Okay lang babe, unahin mo yun. At sayang rin naman kung iiwan mo. Ako na ang bahala kay Elena. Hindi ko naman siya pababayaan. Lumapit si Miguel kay Caleb at niyakap niya ito mula sa likuran sabay halik sa pisngi. Thank you babe ha, for understanding. I love you. Babawi talaga ako next time, promise. Pangako ni Miguel. Si Caleb nga ang sumama kay Elena papunta sa OB. Hindi mapagsidla ng tuwa ni Caleb habang inu-ultrasound si Elena. 4 na buwan na kasi ang tiyan ni Elena at pelvic ultrasound ang ginagawa ngayon kay Elena. Makikita na po ba yung gender ng twins? Tanong ni Caleb.
Pwede na nating malaman, sir, pero hindi pa siya ganun kakita. Siguro mga 6 months, mas makikita ng gender ng anak niyo. Saad ng OB. Pagkatapos ng check-up ni Elena, dumiretso sila sa drive-thru. Anong gusto mo, Elena? Gusto ko fries at coke float. Yun, pati na ice cream. Saad ni Elena, na parang bata. 2 large fries ang in-order ni Caleb, pati na rin ice cream at coke float. Ilang beses pang napapalingon si Caleb kay Elena habang kumakain ito at sunod-sunod ang subo. Dahan-dahan lang, Elena, baka mabulunan ka. Ang sarap po kasi, sir. Ayaw niyo po ba? Madami naman po ang binili niyo, di ba? Later ako kakain. Magdadrive muna ako para safe tayong 2. Saad ni Caleb pero nagulat siya nang biglang tinapat ni Elena ang 3 fries sa bibig ni Caleb. Susubuan na lang kita habang nagdadrive ka. Mungkahin ni Elena. Bawal tumanggi. Alam kong gutom ka na kaya hayaan mo na ako, okay? Saad ni Elena at wala sa sariling napatango si Caleb. Ngumiti pa si Elena nung ibuka ni Caleb ang kaning bibig para kainin ang ibinibigay ni Elena. Masarap? Yeah, thank you for feeding me, Elena. Pagpapasalamat ni Caleb at sabay gulo sa buhok ni Elena. Naramdaman ni Elena ang pagbilis ng tibok ng puso niya kaya umupo ng ayos at pilit na ngumiti kay Caleb. Ilang beses napabuntong hininga si Elena habang nasa kwarto siya at pinakikiramdaman ang tibok ng puso niya. Ay, ano ba itong nararamdaman ko? Tama ba ito? Hindi, hindi talaga. Suway ni Elena sa kanyang sarili. Tumingin pa si Elena sa salamin at kinausap ang sarili. Hindi mo siya pwedeng magustuhan. May boyfriend si Caleb at hindi kayo talo. Nandito ka sa bahay ni Caleb dahil ikaw ang surrogate mother ng twins nila. Yun ang trabaho mo, okay? Paalala ni Elena sa kanyang sarili. Habang lumilipas ang araw at tumatagal ang pagsasama nila ni Caleb, iba na ang nararamdaman ni Elena. Kahit anong pigil niya dito, alam niyang mas lumalala ito, lalo na sa tuwing inaasikaso siya ng kanyang boss. Are you okay, Elena? Bakit parang balisa ka? Tanong ni Caleb at hinawakan pa ang noo ni Elena para i-check ang temperature niya. Yes, Caleb. Okay lang ako. Sambit ni Elena pero tumaas lang ang kilay ni Caleb. Sure ka? Oo naman. Bakit hindi? Tanong ni Elena. Bumuntong hininga si Caleb at ngumiti kay Elena. May date kami ngayon ni Miguel pero maaga naman ako uwi. Kaya matulog ka na dyan at huwag mo na akong hintayin, okay? Kapag naman may kailangan ka o gusto, tawagan mo lang si Ate Marie para asikasuhin ka, okay? Bili ni Caleb sa kanya at tumangon na lamang si Elena. Nakaramdam kasi siya ng selos sa sinabi ni Caleb. Gusto niya itong pigilan at sabihing huwag umalis dahil mas kailangan niya ang presensya nito. Ngunit nahihiya siya. Anong oras ka uwi? Pagtatanong ni Elena. Tumingin naman sa kanya si Caleb at ngumiti. Siguro mga 9 or 10. Kaya nga mauna ka na matulog. Ano bang gusto mong bilhin ko? May ipapabili ka ba? May gusto ka ba? Ikaw ang gusto ko. Wika ni Elena sa kanyang sarili at hindi niya yun masabi sa harapan ni Caleb dahil natatakot siya sa magiging reaction nito. Wala. Hindi naman ako nagugutom. Mag-ingat ka sa biyahe mo at date niyo ni Sir Miguel. May bahid na lungkot na wika ni Elena. Sabay silang napatingin ni Caleb sa biglang pagdating ni Miguel. Babe, are you ready? Tanong ni Miguel habang papalapit kay Caleb. Oo, hinihintay lang din kita. Hinalikan ni Caleb sa labi si Miguel nung makalapit ito. Napalunok si Elena at pilit niyang tinatago ang pagdurugo ng puso niya. Gusto niyang matawa sa kanyang sarili dahil ngayon alam na niya ang tamang sagot sa nararamdaman niya para kay Caleb. Unti-unti na niyang minamahal ang boss niya. Hindi niya alam paano yun nagumpisa, pero hindi niya rin alam paano yun tatapusin. Dahil alam niyang sa bandang huli, siya ang talo. Dahil isa lang naman ang trabaho niya. Yun ang dalhin ang kambal ng boss niyang si Caleb. At alam niyang dapat ngayon pa lang, pigilan niya na ang dapat pigilan. Because she's only carrying her boss twins. And that's her job. Umuwi muna si Elena upang dalawin ang lola po rin niya. Malaki-laki ng tiyan mo ah. Pagkatapos mo manganak, uuwi ka na ba ulit dito sa atin? Tanong ni Puring. Opo la, yun lang naman po kasi ang nakalagay sa kontrata.
Pagkatapos ko manganak, kukunin nila Sir Caleb ang kambal. At nasa kontrata din na bawal sabihin sa mga bata na ako nagdala sa kanila sa sinapupunan ko. Hindi ka ba masasaktan, Apo? Saan naman po? Tanong ni Elena. Huminga ng malalim si Puring. Sabihin na nating hindi talaga ikaw ang tunay na magulang na kambal na dinadala mo, pero kahit ganun, parang nanay ka na rin nila. Dahil aarugain mo sila ng 9 buwan sa sinapupunan mo. Sa tingin mo ba hindi mo sila tinuturing na anak ngayon? Sa tingin mo ba hindi ka mapapalapit sa kambal na nasa sinapupunan mo? Tanong ni Puring. Napahinto si Elena sa ginagawa niya, napahaplos sa kanyang tiyan at napaisip siya sa sinabi ni Puring. Kung darating po ang kapanganakan ko, wala na akong magagawa kundi ibigay ang kambal sa kanila. Surrogate mother lang ako at wala akong karapatan sa kambal. Oh sige, pagkatapos mong manganak, ano ang plano mo, Aber? Lalayo tayo la. Gusto kong lumayo at tumira sa ibang lugar kung saan malayo sa kanila. Sagot ni Elena. Hindi niya alam kung kanino ba talaga siya lalayo, kung kay Caleb ba o sa kambal na dinadala niya. Pero alam niyang yun ang magiging magandang paraan para hindi masaktan. Nandito ka lang pala, Elena. Kanina pa kita hinahanap. Saad ni Caleb. May kailangan ka ba? Tanong ni Elena at umiling-iling lang si Caleb. Wala naman. Kumusta pala ang pagdalaw mo kay Lola Puring? Yun, ayos na siya at naka-recover na rin. Nagbabantay na ulit siya ng tindahan sa palengke. Sagot ni Elena. 5 buwan ka ng buntis. Ilang buwan na lang manganganak ka na. Pagkatapos ba nito, babalik ka na ulit sa pagtatrabaho sa akin? Napahinto naman si Elena sa tanong ni Caleb. May plano na kasi siyang hindi bumalik sa trabaho at magpakalayo-layo. Pero hindi niya pa ito sinasabi kay Caleb. Sa totoo lang, gusto ko magpatayo ng sariling shop. Gagamitin ko yung perang ibibigay niyo sa akin pagkatapos ko manganak. Talaga? Magandang idea. E di mawawala na pala ako ng magaling na fashion designer at secretary. Akala ko pa naman pagkatapos nito, babalik ka na sa pagtatrabaho sa akin. Mukhang hindi pala. May halong pagtatampong sambit ni Caleb. Pilit nang umiti si Elena. Ilang taon rin ang pinagsamahan nila ni Caleb, kaya hindi rin ganun kadaling mapalayo kay Caleb. Marami pa tayong mahahanap dyan, yung mas magaling pa sa akin. Yun lang ba talaga ang dahilan? Pagtatanong ni Caleb. Ha? Kung yun lang ba talaga ang dahilan? O yung kambal na dinadala mo sa sinapupunan mo? Gusto mong lumayo dahil sa kambal? Siguro, Caleb. Kahit hindi ko sila anak o hindi sila galing sa akin, napamahal na ako sa baby na nasa sinapupunan ko. Kaya mahihirapan siguro ako kapag nakita ko sila. Pero hindi nila alam na ako nagdala sa kanila ng 9 buwan. May bahid na lungkot ang sambit ni Elena at ngumiti na lang kay Caleb. Pero hindi naman ako nagsisisi ha. Wala akong pinagsisihan sa desisyon ko. Bumuntong hininga na lang si Caleb at nagulat si Elena na bigla siyang yakapin ito. Patawarin mo ako kung ikaw ang napili namin at kailangan naming ilayo sa iyo ang kambal. Magiging magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Oo naman, bakit hindi? Magiging magkaibigan pa rin tayo. Wika ni Elena. Kumalas sa yakap si Caleb at ngumiti kay Elena. Promise yan ha, magkaibigan pa rin tayo. At ako magiging mentor mo para sa bubuksan mong boutique shop. Sambit ni Caleb sabay kindat kay Elena, kaya biglang namula ang pisngi ng dalaga. Oo naman, promise. Naiilang nasambit ni Elena. So, tara na. Luto ng pagkain, baka nagugutom ng babies natin. Inalalayan na ni Caleb si Elena papuntang dining room. Pinagsandukan rin siya ni Caleb at inasikaso. Sanay na siya sa ganitong trato ni Caleb sa kanya, pero ang puso niya parang laging nagwawala sa gestures ni Caleb. Dahan-dahan lang, Elena. Baka mabilaukan ka at masuka mo pa yung kinakain mo. Bilin ni Caleb. Ngumiti naman si Elena. Hindi na naman ako ganun kaselan sa pagkain. Saka nawawala na rin ang paglilihi ko dahil 5 months na to. Sambit ni Elena habang enjoy na enjoy siyang kinakain ang nilutong lasagna pasta ni Caleb. Ngumiti naman si Caleb sa kanya at pinanood siya nitong kumain. Bigla ulit na ilang si Elena, lalo na nung biglang idampi ni Caleb ang daliri nito sa dulo ng kanyang labi. Ang kalat mong kumain. Sambit ni Caleb at pinunasan yung sauce sa gilid ng labi ni Elena. Napalunok si Elena at akala mo ay may nagwawala sa loob ng puso niya.
Sorry, ang sarap kasi ng pagkain na niluto mo eh. Sad na lamang ni Elena pero tumawa lang si Caleb. Siyempre, gusto ko magustuhan niyo ang pagkain niluluto ko. Hindi ba babies, gusto niyo ba niluto ni Daddy? Tanong ni Caleb habang hinaplos ang siya ni Elena. Excited na ako makitang sumipa at gumalaw sila. Nakangiting tura ni Caleb. Ako rin eh, gusto ko na maramdaman sila. Wika naman ni Elena. Pakiramdam ko, kung magiging nanay ka, magiging mabait ka at maalaga kang ina. Sad ni Caleb at ngumiti ito sa kanya. Uy, hindi nga. At paano mo naman nasabi? Dahil kahit hindi mo anak na sa sinapupunan mo, tinuturing mo silang sayo. Inaalagaan mo ang pagbubuntis mo. At masaya ako kapag nakikita kang ganun. Kaya sigurado ako magiging maswerte ang asawa at anak mo kapag nagkaroon ka na ng pamilya. Litan niya ni Caleb. At ako, alam ko magiging mabuti ka rin ama sa kambal na to. Dahil ngayon pa lang sobrang alaga mo na sa amin, lalo sa kambal. Turan ni Elena. Malungkot siyang napatingin habang iniisip na sana si Caleb na lang ang taong pwedeng maging asawa niya at siya na lang ang magiging ina ng mga anak nila. Pero alam niyang hindi yun mangyayari. Dahil alam naman ni Elena, hanggang dun lang naman talaga ang papel niya kay Caleb. Ang pagiging isang kaibigan, empleyado, at surrogate mother. Pinili na lang niyang itago ang sakit na nararamdaman niya at takot na isang araw kailangan na niyang umalis para iwan kay Miguel ang kambal, pati na rin si Caleb. Elena, bibili tayo ng maternity dress mo para naman may bago kang damit. Suhestyon ni Miguel habang nakangiti sa kanya at nakapulupot ang kamay kay Caleb. Naku Miguel, wag na. May mga damit ka pang nabili sa akin oh. Ano ka ba Elena, okay lang. Saka isa pa, gusto kong maganda ang nagdadala ng mga anak namin ni Caleb. Hindi ba, honey? Nakangiting turan ni Miguel at sabay tingin kay Caleb. Of course. Hayaan mo na kaming bilhin ang mga pangangailangan mo, Elena. Responsibilidad namin yon dahil ikaw surrogate mother ng kambal namin. Sige na nga, kayong bahala. Hindi na lang tumanggi si Elena. Hinayaan na lang niya ang gusto na magkasintahan. Papunta kasi sila ngayon sa hospital para magpa-check up sa doktor. Ngayon kasi ang check-up niya sa OB-GYNE. At saktong wala rin gagawin si Miguel, kaya sumama ito sa kanila. Kasalukuyang nasa OB-doctor na sila ngayon at inu-ultrasound si Elena. I'm so excited na makita na sila. Thank you for this, hon. Masayang sambit ni Miguel at niyakap si Caleb. Hinalika naman ni Caleb ang ulo ni Miguel at umiwas ang tingin si Elena dahil nasasaktan siya sa nakikita niya. Lahat gagawin ko para mapasaya ka lang, hon. We deserve to have our own family. Tugon naman ni Caleb. Magkakaroon na rin tayo ng pamilya natin. Papalakihin natin sila na may pagmamahal. Dagdag ni Miguel at tumingin ito kay Elena. Elena, thank you ha. Salamat sa pagpayag mong maging surrogate mother ng kambal namin. Pagpapasalamat ni Miguel kay Elena. Pilit nang umiti na lamang si Elena habang nakahiga siya sa hospital bed at inu-ultrasound siya ng doktor. Healthy po ang babies na dinadala ni Mama Elena. Basta po, huwag magpapagod para maalagaan ang twins sa sinapupunan ni Mama Elena. At pati na rin kumain ng mga healthy foods. Pati vitamins po, huwag kakalimutan. At iwas sa stress para hindi maapektuhan ang twins. Payo ng doktor. Pagkatapos nila magpa-check up, pumunta naman sila sa mall para bumili ng mga kailangan ni Elena. I think bagay sa iyo to, Elena. Sambit ni Miguel habang hawak-hawak ang floral maternity dress. Idinikit pa yon sa katawan ni Elena at tinawag ni Miguel si Caleb. Look, hon. Bagay kay Elena, right? Ang ganda niya tingnan kahit buntis siya. You're right, hon. Bagay kay Elena yan. Ang ganda niya tingnan dyan. Saad ni Caleb. See? Kahit si Caleb nagagandahan sa'yo, bilhin na natin to. Masayang sambit ni Miguel. She's beautiful, hon. Kahit hindi pa siya buntis, I admire her. Pumunta na sila sa counter at nilapag na nila doon lahat ng napili nila. Si Caleb at Miguel ang humawak ng mga pinamili nila. Habang siya, sarili lang niya ang kanyang dala dahil hindi siya pinagbubuhat ng dalawa. Pumunta rin sila sa supermarket para mamili ng mga prutas at stock sa bahay, pati na rin ang mga makakain ni Elena. Nagugutom ka na ba, Elena? Kain muna tayo. Mungkahin ni Miguel nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang restaurant. Oo eh. Gusto sanang tumanggi ni Elena pero ramdam na rin talaga niya ang gutom. Lumabas sila sa sasakyan
At inalalayan na naman siya ni Miguel dahil si Caleb ang magpa-parking ng sasakyan. Pagpasok nila sa loob ng restaurant, agad silang naghanap ng mauupuan. "Anong gusto mo, Elena?" tanong sa kanya ni Caleb. "Kahit ano na lang kung anong pipiliin niyo, yun na din ang akin," sambit ni Elena. Ang magkasintahan nga ang namili ng kakainin nila, pero habang nasa gitna sila ng pagkain, may tumawag kay Miguel. "Sorry, Han, I need to go. May kailangan akong asikasuhin sa restaurant," sambit ni Miguel. "Akala ko ba free mo ngayon? Bakit kailangan mo umalis?" "Oo, pero biglang may kailangan akong asikasuhin sa resto eh. Ikaw na bahala kay Elena, ha? Magta-taxi na lang ako," sambit ni Miguel at umalis na ito sa resto. Kaya tanging sila na lang ni Caleb ang natira. Kita ni Elena ang pagkadismaya sa mukha ni Caleb, kaya hindi niya alam paano ito kakausapin. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Elena at pilit lang nangumiti sa kanya si Caleb. "Yes, okay lang ako. Wala naman ako magagawa. Lagi siyang busy at kailangan niya unahin yun," sambit ni Caleb at bumuntong hininga ito. "Pero akala ko talaga babawi siya ngayon. Last time kasi nakalimutan niya ang monthsary namin. Pero hinayaan ko na lang. Kailangan ko lang talagang intindihin ang hectic schedule niya." "Ano ka ba, Caleb? Sigurado ako nagawa ng paraan si Miguel para magsama kayo lagi. Intindihin mo na lang siya. Hindi ba pagtapos ko manganak, magsasama na kayo sa isang bahay? Malapit na yon, 4 na buwan na lang." Sad ni Elena at gusto niyang matawa sa sarili niya, para kasi siyang nasasaktan sa sarili niyang sinasabi. Ngumiti na si Caleb at hinawakan ang kamay niya. "Thank you for everything, Elena. Lalo na sa tuwing nandyan ka." Pasasalamat ni Caleb sa kanya. Habang tumatagal si Elena sa bahay ni Caleb, mas nagiging malapit siya sa kanyang boss. At ngayon, nasa kwarto niya si Caleb habang tinitingnan ang galaw ng baby sa tiyan. 7 buwan na kasi siya ngayon. "Hi babies, ang galaw niyo naman. Naririnig niyo na ba ako?" masayang tanong ni Caleb sa baby bump ni Elena. At natuwa si Caleb nung biglang nakita niyang may gumalaw sa tiyan ni Elena. "Ang galaw nila, Elena. Alam na talaga nila ang boses ko," dagdag ni Caleb. "Lagi mo kasi sila kinakausap kaya ganyan. Sabi ng doktor, kapag laging kinakausap ang baby, mas nagiging malikot sila." 2 buwan na lang, Elena. Makikita na natin sila." Saad ni Caleb na nagpatanggal ng ngiti ni Elena. "Tama ka, 2 buwan na lang," pagsang-ayon ni Elena. "Ano ba ang ipapangalan niyo sa kambal?" "Pinag-iisipan pa namin ni Miguel eh. Sa babae, Aliana ang nasa isip ko. At Gabriel naman sa lalaki. Pero hanggat hindi pa sila nalabas, mag-iisip pa kami. Ikaw, anong nasa isip mo? Any suggestion?" Ngumiti si Elena at napahawak sa baby bump niya habang hinahaplos yun at nakangiti. "Hope and Angelo," saad ni Elena. "Maganda rin ang naisip mo ah. Sige, isasali namin yan sa pagpipilian namin." Pinagmasdan na lamang ni Elena kausapin ni Caleb ang tiyan niya habang hinahalikan nito. Sanay na rin naman siya sa ginagawa ni Caleb, kaya hindi siya naiilang o nahihiya. Pero ang puso niya lang talaga ang problema. "Caleb, pwede ba kahit 1 week maalagaan ko yung kambal? Kahit 1 linggo lang. Gusto ko makasama sila at pagkatapos noon alis na ako." Pakiusap ni Elena at napahinto si Caleb sa ginagawa nitong paghaplos sa tiyan niya. "Of course, pwede naman. Hindi naman namin talaga ilalayo agad sa iyo ang kambal. Saka pwede mo silang dalaw-dalawin. Kung gusto mo, basta huwag mo lang ipapaalam na ikaw ang naging surrogate mother nila." "Pasensya na, Elena. Yung kasi ang nakalagay sa kontrata at ang gusto ni Miguel." Paghingi ng pasensya ni Caleb. Pilit namang umiti si Elena kay Caleb. "Naiintindihan ko, Caleb. Ayos na sa akin makita sila at isa pa, wala akong karapatan sa kambal," sambit ni Elena. Namalayo na lang ni Elena na nakatulog siya. Nagising siya sa mabigat na braso na nakadantay sa kanyang balakang. Paglingon niya sa kanyang tabi, agad na bumungad sa kanya ang maamo at tulog na si Caleb. Tumagilid ng paghiga si Elena upang pagmasdan si Caleb. Napangiti pa ito lalo na nung nasisinagan ng araw ang mukha nito. "Ang gwapo mo talaga, Caleb. Kahit saan ang gulo, mukhang artistahin. Kailan kaya ako makakakita ng ganyang kagwapong lalaki?" Kinikilig na sambit ni Elena sa kanyang sarili. Pero agad napaayos ang higa si Elena nung magmulat ng mga mata si Caleb. "Good morning. Sorry, dito na ako nakatulog kagabi.
Ayos lang kung gusto mo pa magpahinga, matulog ka pa. Umiling si Caleb at umupo na ito sa kama. Hindi na. Paglulutuan ko na kayo, baka nagugutom na kayo. Ayoko pa naman nagugutom ang mga inaalagaan ko. Saka isa pa, okay na ang tulog ko at maaga pa ako pupunta sa shop. Sad ni Caleb at tumayo na sa higaan. Napatango-tango naman si Elena habang tinitingnan si Caleb na palabas na ng kwarto. Nung mawala na sa paningin niya si Caleb, doon unti-unting lumabas ang kanyang malapad na ngiti at kulang na lang bugbugin niya ang unan sa sobrang kilig. Narinig niya yun? Ayaw tayo nagugutom ng daddy niyo. Sambit ni Elena na akala mo nanalo sa loto dahil sa sobrang tuwa. Nagayos muna si Elena bago pumunta sa kusina. Sa salas pa lang, amoy na niya ang mga niluluto ni Caleb. Nakatalikod si Caleb nung pumasok siya sa kusina at abalay itong nagluluto ng fried rice. Nakasando lamang si Caleb, kaya kitang-kita niya ang mga flex ng muscles nito. Kung hindi lang siya bakla, sigurado akong habulin to ng babae. Guwapo, mabait at matipuno ang katawan. Tapos may muscle pa. At higit sa lahat, maalaga. Maswerte talaga si Miguel sa kanya. May halong inggit na sambit ni Elena sa kanyang isipan. Napatayo ng tuwid si Elena nung humarap si Caleb. Nakababa ka na pala. Kumain muna tayo. Mamaya darating na rin si Ate Marie at siya muna bahala sa'yo. Kapag may kailangan ka, tawagin mo lang si Ate Marie, ah. Huwag kang magkikilos, okay? Bili ni Caleb at inalalayan siya nito papunta sa upuan. Pinagtimpla pa siya ni Caleb ng gatas at sinandukan rin siya nito ng fried rice pati ng ulam. Grabe namang act of service yan, Caleb. Sige ka, kapag nasanay ako, baka lagi ko na talagang hanap-hanapin. Biro ni Elena at natawa lang si Caleb. Ayos lang, ang mahalaga na pagsisilbihan ko kayo. Kumain ka na. Utos ni Caleb at umupo na rin ang boss niya sa upo ang katapat niya. Ikaw, hindi ka kakain? Tanong ni Elena at umiling lang si Caleb. Nagkape na ako kanina, kaya hindi na ako kakain. Sa opisina na lang ako kakain mamaya. Sagot ni Caleb, kaya nakasimangot si Elena. Anong oras ka naman kakain sa opisina mo? Sigurado ako at kilala kita. Madalas hindi ka kumakain, lalo kapag busy ka. Reklamo ni Elena. Nilagyan ni Elena ng kanin at ulam ang kutsyarang hawak niya at tinapat yun sa bibig ni Caleb na kinagulat ng binata. Uway? Kumain ka. Kapag hindi ka kumain, hindi rin ako kakain. Kaya nga na. Kapag hindi mo to sinubo, bahala ka. Babala ni Elena at natawa lang si Caleb at ginawa na lang ang gusto ni Elena. Ang sarap ng luto mo, diba? Pagtatanong ni Elena at tumangulang si Caleb. Yeah, masarap nga. Kaya dapat nakain ka rin. Lagi mo nga kami inaasikaso pero sarili mo kinalilimutan mo. Dapat hindi ganun. Napangiti na lang si Caleb, lalo na sa tuwing nagiging concern sa kanya si Elena. Mag-ingat ka sa biyahe mo, ah. Huwag kas kasero. Bili ni Elena sa kanya. Opo, madam, una na ako. Sagot ni Caleb. Si Ate Marie ang bahala sa'yo. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako, okay? Biling muli ni Caleb kay Elena at ngumiti naman sa kaniyang dalaga at tumango-tango. Oo, Caleb. Sagot ni Elena. Ginulo ni Caleb ang buhok ni Elena. Good girl. Sad ni Caleb sabay haplos sa tiyan ni Elena at yumuko pa siya para dampian ng halik ang tiyan ni Elena. Ingat rin kayo, babies. Magtatrabaho lang si daddy. Dito muna kayo na mami niyo, okay? Bilin rin ni Caleb. Nakala mo ay nasa harapan na niya ang kambal. Una na ako, Elena. Pagpapaalam muli ni Caleb kay Elena. Para kayong isang pamilya, iha. Kung bagong kasambahay lang ako ni Sir Caleb, iisipin kong isang pamilya kayo. Sambit ni Marie nung makalis na si Caleb. Napatingin naman si Elena kay Marie. Ano ka ba, Ate Marie? Alam niyo naman pong may boyfriend si Caleb at hindi kami talo. Natatawang tura ni Elena at tumawa lang din si Marie. Alam ko yun, iha. Buti hindi ka nahuhulog kay Sir Caleb. Sobrang mapag-alagang tao niyan at mapagmahal. Kahit sino pwede magkagusto sa batang yun. Ngumiti na lamang ng peke si Elena dahil para siyang natamaan sa sinabi ni Marie. Ilang beses napabuntong hininga si Elena habang nabuburyo siyang nakahiga sa kama. Ilang beses na rin niyang tinignan ang orasan sa side table pero ilang oras pa ang lilipas bago dumating si Caleb. Kaya napagdesisyonan ni Elena ang tawagan si Caleb. Noong una nahihiya pa siyang kontakin ito pero pikit mata niyang pinindot ang call at pigil ang tiling ginawa niya nung sagutin na ni Caleb ang tawag. Yes, Elena, may kailangan ka ba?
Bungad na tanong ni Caleb sa kanya. Lumunok muna si Elena bago magsalita at parang musika sa kanyang pandinig ang boses ni Caleb. Wala naman, napatawag lang ako. Wala kasi ako magawa eh. Busy ka ba? Kung busy ka, papatayin ko na. Turan ni Elena. Ilang segundo pang tahimik ang kabilang linya kaya nakaramdam ng hiya si Elena. I'm not busy, may naayos lang na bagong design na gown para sa debut ng client ko. Ganun ba? Busy ka pala. Papatayin ko na lang pala, pasensya na. Paghingi ng pasensya ni Elena at tangkang papatayin na niya nung magsalitang muli si Caleb. Huwag mo na patayin. Gusto ko rin nakausap. Pwede tayong mag-usap habang nag-outline ako dito. Sad ni Caleb at kagatlabi ang ginawa ni Elena, sabay layo ng cellphone at takip sa bibig niya habang natili ng tahimik. Hey, are you still there? Rinig na tanong ni Caleb. Kaya agad na sumagot si Elena. Oo, may inayos lang ako. Pagsisinungaling ni Elena at narinig niyang natawa sa kabilang linya si Caleb. Lagi nang ganun na naging setup ng dalawa kapag nasa trabaho si Caleb. Anong isda ang bumabaril? Tanong ni Elena. Isdang bumabaril? Oo, sirit ka na? Nakangiting tanong ni Elena na akala mo ay nasa harapan niya lang ang kausap. Yeah, ano ba? Eddie, bangus. Sagot ni Elena at natawa siya sa sarili niyang joke. Not funny, Elena. Sambit ni Caleb. Asus, not funny raw pero natawa naman. Pangasar ni Elena. Bakit kaya hindi ka nalang mag-apply bilang komedyante? Total, lagi ka naman nagpapasaya ng tao. Mungkahi ni Caleb. Ikaw lang naman ang gusto kong pasiyahin. Mahinang sambit ni Elena at napatakip siya sa kanyang bibig. Ha? Anong sabi mo, Elena? Sorry, hindi ko narinig. Tanong ni Caleb. Oh, wala. Peking natawa si Elena. Agad pinatay ni Elena ang tawag at para siyang kinabahan. Napahaplos siya sa kanyang tiyan. Shucks, baby. Munti ka na tayong mabuking ng daddy niyo. Nawiwindang na sambit ni Elena. Ay nako, ang tabil kasi ng bunganga ng mami niyo eh. Nakangusong sambit ni Elena habang nakangiti itong hinahaplos ang tiyan niya. Kung siguro nakakapagsalita kayo, baka binuking niyo na ako sa daddy niyo. Umiiling na sambit ni Elena at kinantahan niya ang kambal na nasa sinapupunan niya. At hindi niya mapigilang matuwa kapag nakikita niyang umaalo ng kanyang tiyan. Mahal na mahal ko kayo kahit hindi kayo galing sa akin. Bulong ni Elena. Kung pwede lang din sana mahalin ang daddy niyo. Baka happy family na tayo. Sambit uli nito. This oras na ng gabi nung naalimpungatan si Elena. Ramdam niya ang pagkulo ng kanyang tiyan. Kaya napag-isipan niyang bumaba para pumunta sa kusina. Pero napahinto siya nung mapansin niyang bukas ang glass door mula sa garden area. Naglakad siya papunta doon para isara subalit narinig niya ang boses ni Caleb. Kung hindi ko pa malalaman sa kaibigan mong nasa Paris ka, wala ka talagang balak sabihin sa akin. May galit na sambit ni Caleb. 1 month ka dyan. Pero ano, hindi mo man lang ako sinabihan. Para akong eng-eng kanina kakahintay sa'yo sa dinner date natin dahil nakaschedule na yun, di ba? Pero ano ginawa mo? Hindi ka na sumipot tapos malalaman ko pang nasa Paris ka? My gosh, Miguel. Lagi na lang kitang iniintindi. Ako, kailan mo intindihin? Tapos plano mo pang magkaroon ng pamilya? Tayo pa nga lang, hindi mo na alam ang gagawin mo. Mahabang litanya ni Caleb. Napakagat sa ibabang labi si Elena. Tapos na rin mag-usap si Caleb at Miguel sa cellphone. Hindi niya alam ang gagawin kung lalapit ba siya kay Caleb o hindi. Tiningnan niya na lamang si Caleb na umiiyak sa garden area. Bumuntong hininga si Elena at kusang naglakad ang paa niya papunta kay Caleb. Caleb? Tawag nito kay Caleb at tumingin sa kanya ito, napugto ang mata. Pasensya na, narinig ko ang usapan niyo eh. Ayos ka lang ba? May halong pag-aalala lang tanong niya sa boss niya. Pinunasan ni Caleb ang luha sa pisngi niya at ngumiti na lang kay Elena. Yeah, I'm good. Bakit gising ka pa? Nagugutom kasi ako eh. Papunta sana ako sa kusina kaso nakita kong bukas tong garden area. Sasara ko sana pero nandito ka pa pala. Kailangan mo ba ng kausap? Ngumiti sa Caleb sa kanya at naglakad si Caleb palapit kay Elena. Napalunok ng laway si Elena lalo na nung hawakan ni Caleb ang kamay niya at hilahin siya ng boss niya sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Mas kailangan ko to, Elena. Pwede bang payakap muna kahit saglit lang? Kahit saglit lang, Elena.
Sad ni Caleb at parang naging estatwa si Elena sa kanyang kinatatayuan habang dinadama ang yakap ni Caleb. At unti-unti na rin yumakap ng pabalik si Elena at pinikit ang kanyang mga mata. Maraming tumatakbo sa utak ni Elena lalo na sa paglakas ng tibok ng puso niya. Sana ako na lang, Caleb. Sana ako na lang ang mahalin mo. Handa akong saluhin ka. Handa akong maghintay para mahalin mo rin ako. Sambit ni Elena sa sarili niya. Ilang minuto silang nakatayo ng ganun. Walang sino mang nagsasalita sa kanila. Si Caleb ang unang kumalas sa yakapan nila. Sorry, nakita mo tuloy akong ganito. Natatawang sambit ni Caleb. Ayos lang. Ang mahalaga, nakatulong ako kahit papano. Kapag kailangan mo ng yakap, nandiyan lang ako sa katabing kwarto mo. Ready to hug. Biro ni Elena at natawa na lang si Caleb. Ayos na ako. Salamat ulit. Tara, ipagluluto na kita ng pagkain. Baka nagugutom na kayo ng kambal ko. Sad ni Caleb at inalalayan si Elena papuntang kusina. Pinanood lang ni Elena magluto si Caleb. Elena, kapag nagugutom ka o kailangan mo ng pagkain, kumato ka sa kwarto ko at tawagin mo ako. Lalo na sa ganitong oras. Huwag kang pupunta na kusina mag-isa. Naiintindihan mo ba? Malambing nasambit ni Caleb at ngumiti si Elena sabay tango ng ulo. Opo, boss. Sagot ni Elena. Natapos na kumain si Elena at hinatid siya ni Caleb sa kanyang kwarto. Tatayo na sana si Caleb nung nagsalita si Elena. Caleb? Tawag nito kay Caleb. Bakit? Kinagat ni Elena ang ibabang labi niya. Hindi niya kasi alam paano sasabihin ang tumatakbo sa utak niya. Pwede bang dito ka na matulog? Madalas kasing naninigas sa mga paa ko. Isang sintomas daw yun kapag 7 months na ang preggy eh. Ang sakit kasi sobra kapag nangingisay, lalo kapag hindi nahihilot agad. Kung okay lang sana, dito ko na matulog para may maghihilot ng binti ko. Nahihiyang tura ni Elena. Ngumiti naman si Caleb. Sige, dito na lang ako tutulog. Umisun si Elena para bigyan ng espasyo si Caleb. Hindi maiwasang mapangiti ni Elena, lalo na nung magkatabi na sila ni Caleb sa higaan. Alam niyang mali ang na-request niya pero gusto niya rin maramdaman na may maghihilot sa binti niya tuwing sinusumpong ito ng sakit. Siguro naman, walang masama sa ganito. Isang buwang wala si Miguel, kahit isang buwan lang. Pagbigyan niyo na ako. Gusto ko lang maramdaman na maging kunwaring asawa ni Caleb. May bahid na lungkot na sambit ni Elena habang nakatingin sa natutulog na si Caleb. Nagulat pa si Elena nang biglang gumalaw si Caleb at niyakap siya. Nung una, hindi pa siya makagalaw pero unti-unting lumabas ang kanyang ngiti at pinikit ang mata sabay sandal ng ulo niya sa braso ni Caleb. Kahit ito lang po, Lord. At pagkatapos nito, tatahimik na ako at magpapakalayo. Iiwan ko na po kay Miguel at Caleb ang kambal. Hayaan niyo lang po ako. Maramdaman niyo na parang pamilya kami ni Caleb. Sambit ni Elena sa kanyang isipan. Muling nagising si Elena sa tabi ni Caleb at yakap-yakap pa rin si Anto. Tatayo na sana siya nung niyakap muli siya ni Caleb ng mahigpit. 5 minutes, Elena. Give me 5 minutes. Saad ni Caleb habang nakapikit ang mata. Pero may pasok ka pa, Caleb. Baka marami kang gagawin sa opisina mo. Umiling si Caleb. It's okay, Elena. I wanna hug you and the twins. Okay lang ba? Pagtatanong ni Caleb. Oo, sige lang. Nahihiyang turan ni Elena. I think I'm falling in love with you. Saad ni Caleb na mas nagpahina kay Elena. Napakapit pa siya sa damit ni Caleb at hindi niya alam kung dapat bang paniwalaan niya yun o hindi. Caleb, bakit mo sinasabi to? Lasing ka lang. Naiiyak na tura ni Elena. Pero umiling-iling si Caleb. Sana oo nga, Elena. Sana lasing na lang ako para hindi ako nahihibang na ganito. Para mapigilan ko pang nararamdaman ko. Kasi yun ang tama, hindi ba? I have a boyfriend and I'm gay. Pero hindi ko alam bakit ganitong nararamdaman ko sa'yo. Lalo na sa tuwing nalulungkot ako. You're always there, Elena, para pasiyahin ako. Hindi ko maintindihan, Caleb. Saad ni Elena sabay punas ng mga luha sa kanyang pisngi. Matulog ka na lang, lasing ka lang. Utos ni Elena
Ayaw niya kasing umasa sa mga sinasabi ni Caleb. Takot siyang masaktan at maiwan. Subalit sa dulo ng kanyang isipan at puso, gusto niyang maging masaya. Dahil sa wakas, mahal rin pala siya ng boss niya. Pumunta si Elena sa garden area at nakita niyang nakaupo sa bench si Caleb. Caleb, pagtawag na Elena dito at agad namang tumayo si Caleb. Gising ka na pala, nagugutom ka na ba? Nakapagluto na ako, sambit ni Caleb at dinaanan lang si Elena. Napakagat ng labi si Elena at tiningnan si Caleb na papasok na muli sa loob. Alam niyang parang may nag-iba at nagbago sa boss niya. Sumunod si Elena kay Caleb na ngayon ay inaasikaso ang pagkain niya. Kumain ka na dyan, Elena. Maliligo na ako at kailangan ko na pumunta sa shop. Sambit ni Caleb at iniwan na niya sa kusina si Elena. Gusto mang pigilan ni Elena si Caleb para kausapin ito dahil sa nangyari kagabi, pero hindi yun magawa ni Elena. Para bang may humihila sa kanya na huwag na lamang ungkatin ang nangyaring yun. Hindi na rin nagpaalam sa kanya si Caleb o kahit bilin man lang. Walang sinabi ang boss niya. Tahimik na nakatambay si Elena sa garden area nung biglang sumulpot sa harap niya si Marie. Ang tahimik mo yata, iha. Kahapon yung ngiti mo abot hanggang langit. Pero ngayon ang itsura mo para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sambit ni Marie. Pilit na ngumiti si Elena sa matanda. Si Ate Marie talaga ang hilig magbiro. Nakangusong sambit ni Elena. Tumawa lamang si Marie at tumabi kay Elena. Ano bang problema, iha? Alam kong matanda na ako pero kahit ganun, magaling pa rin ako magpayo. Wala po, Ate Marie. Nag-iisip lang po. Wala nga ba o ayaw mo lang sabihin? Iha, alam kong maling manghimasok sa nararamdaman mo. Pero, may gusto ka ba kay Sir Caleb? Pagtatanong ni Marie sa kanya na nagpahinto kay Elena. Po? Tumawa ng peke si Elena. Ikaw naman, Ate Marie. Fake news. Wala pong ganun. Depensa ni Elena pero napahinto siya sa pagtawa nung makita niyang seryoso si Marie. Iha, hindi ako bulag at malakas ang pakiramdam ko. Alam kong may pagtingin ka kay Sir Caleb. Agad napatingin si Elena sa kaliwat kanan niya. Natatakot kasi siyang may makarinig ng sinabi ni Marie. Huwag ka mag-alala, iha. Tayo lang nandito kaya hindi mo kailangan mangamba dyan. Saad ni Marie na nagpahinga nang maluwag kay Elena. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Marie habang nagsusumamo ang mga mata nito sa matanda. Ate Marie, pwede po bang atin-atin na lang to? Huwag na po sana makarating kay Caleb at Miguel. O kaya po, kahit na kanino. Please po. Ayoko lang po sana magkaroon ng issue, Ate Marie. Pakiusap ni Elena. Hindi naman ako ganung tao, iha. At nananahimik ako sa bawat nakikita ko. Pero iha, payo lang ha. Kung ano man ang nararamdaman mo sa kanya, itigil mo na. Sa bandang huli kasi, baka ikaw lang ang masaktan. Alam mo namang pagkatapos mong manganak, aalis ka na dito at iiwan mo na ang dinadala mo. Sinasabi ko to kasi nag-aalala ako sa iyo, iha. Para na rin kitang anak. Sambit ni Marie. Kaya ngayon pa lang dapat matuto ka ng ilayo ang nararamdaman mo kay Sir Caleb. Ayoko makitang masaktan ka ng sobra. Salamat po, Ate Maria. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po ang limitasyon ko kay Sir Caleb. Ayoko rin masaktan at mag-away sila ni Miguel dahil sa akin. Ngumiti na lamang si Elena kay Marie. Lumipas din ang ilang araw na parang umiiwas na sa kanya si Caleb at hindi niya maiwasang masaktan dahil doon. Patago siyang umiiyak at nasasaktan. Hindi kasi siya sanay na ganun ang trato sa kanya ni Caleb. Hanggang isang araw, naglakas loob si Elena ang kumatok sa kwarto ni Caleb. Caleb, pwede ba tayo mag-usap? Kinakabahan na tanong ni Elena. Huminto si Caleb sa pag-outline ng gown sa sketchpad at tiningnan si Elena. Yeah, sure. For what? Balik na tanong ni Caleb. Huminga ng malalim si Elena at sinaradong pinto ng kwarto ni Caleb. Peke itong ngumiti sa bayuko ng kanyang ulo. Iniiwasan mo ba ako? Iniiwasan mo ba ako dahil dun sa sinabi mo? O dahil sa paghalik mo sa akin? Nakayukong tanong ni Elena. Hindi kasi siya makatingin ng diretso kay Caleb. Ha?
What do you mean? Tinaas na Elena ang kanyang tingin at tumingin sa mga mata ni Caleb. Alam kong iniiwasan mo ako. Ramdam ko, Caleb. Pero hindi ako galit, ha? Okay lang. Pero sana wag mong iparamdam na parang hangin lang ako. Sambit ni Elena. Kita ni Elena ang konsensyang dumaloy sa mukha ni Caleb. Sige na, good night. Tutulog na ako. Sambit ni Elena. Tangkang lalabas na si Elena nung biglang magsalita si Caleb. Wait, Elena. Sorry. Hindi ko sinasadyang iwasan ka. Naguguluhan lang kasi ako, eh. Mali yung sinabi ko at nangyaring yun. Pasensya na, Elena. Sana wag mong lagyan ng meaning. Lasing lang ako noon at kalimutan mo na lang yung mga nasabi ko. Unti-unting nadudurog ang puso ni Elena. Alam naman niya yun talaga ang sasabihin ng boss niya, pero ang sakit pala kapag kay Caleb mismo nang galing. Huminga ng malalim si Elena at ngumiti pa rin ng pilit sa boss niya. Ayaw niya kasing ipakitang nasasaktan siya. Gusto na rin niyang makalabas sa kwarto ni Caleb dahil hinang-hina na ang tuhod niya at gusto na rin pumatak na mga luha niya. Alam ko. Huwag ka mag-alala, wala lang yun. Lasing ka lang. Kaya mo yung sinabi, di ba? Hindi yun big deal sa akin. Pagsisinungaling ni Elena dahil ang totoo, durog na siya. Buti naman. Bumuntong hininga si Caleb na parang guminhawa ang pakiramdam niya. Pasensya na ulit sa nangyari, ha. Hindi ko talaga sinasadya. Umalis na si Elena sa kwarto ni Caleb na may mabigat na loob. Pumasok siya sa kwarto niya at doon muling umiyak. Kahit anong gawing pagtahan niya sa kanyang sarili, hindi niya yun magawa. Naalimpungatan si Elena dahil sa paghaplos sa kanyang pisngi at nagulat pa siyang si Caleb ang unang bumungad sa kanya. Sorry, nagising yata kita. Paghingi ng pasensya ni Caleb. Umiyak ka ba kagabi? Tanong sa kanya ni Caleb. Mabilis na umiling-iling si Elena. Eh, hindi, ah. Bakit ako iiyak? Peke pang tumawa si Elena pero lumungkot lang ang mga mata ni Caleb. Sorry, Elena. Sorry sa lahat. Bakit ka ba nang hihingi ng sorry? Wala ka namang kasalanan at hindi ako umiyak, okay? Sige na, may gagawin pa ako. Nabubulol na sambit ni Elena. Tatayo na sana si Elena nung hawakan ni Caleb ang kamay niya. Caleb, puputa ko si R. Mauna ka na sa baba at susunod na lang ako. Dagdag ni Elena pero hindi yun sinunod ni Caleb. Humarap si Caleb kay Elena at hinawakan niya ang kamay ni Elena habang si Elena naman nakakunot lamang ang noo at hindi niya alam ang nangyayari. Kita niya pa ang pagtaas baba ng Adam's apple ni Caleb. Huminga ng malalim si Caleb at sinalubong nito ang tingin ni Elena. I know this is not right. Until now, naguguluhan pa rin ako, Elena. Pero yung sinabi ko nung gabing yun, totoo yun. Totoo ang nararamdaman ko. At kahit anong pigil ko, hindi ko magawa, eh. Pero mali yun, diba? Mahal ko si Miguel. Sobrang mahal ko siya, tapos mahal rin kita. Naguguluhan ako, Elena. Naguguluhan ako sa lahat. Saad ni Caleb at hindi nakapagsalita si Elena na parabang napipi siya at wala nang masabi. Elena, sana hindi mo ako layuan dahil sa sinasabi ko. Sana wag mo kong iwasan o may lang man lang. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sorry, pasensya na sa lahat. Sorry kung nagiging stress ako sa'yo. Pipigil ako yung nararamdaman ko, promise. Dagdag ni Caleb. Isa-isang pumatak ang luha ni Elena. Mabilis namang yung pinahid ni Caleb. I'm sorry, Elena. I'm sorry. Please, huwag ka nang umiyak. Sambit ni Caleb at pinagdikit niya pa ang mga noon nila ni Elena. Sorry kung naiipit ka ngayon sa ganitong sitwasyon. Sorry uli sa lahat. Mahal rin kita, Caleb. Mahal rin kita. Saad ni Elena na kinatigil rin ni Caleb. Pero hindi naman ako umaasang magiging tayo. Irerespeto ko pa rin ang relasyon niya ni Miguel. Unti-unting nilapat ni Caleb ang labi niya sa labi ni Elena. Pinikit na lamang ni Elena ang kaniyang mata at sinabayan ang bawat ritmo sa paghalik ni Caleb. Muli ngang bumalik ang pakikitungo ni Caleb kay Elena
at mas naging doble ang pag-aalaga sa kanya ng boss niya. Lalo na sa tuwing wala si Marie. Nakauwi ka na pala. Nagluto na ako ng kakainin natin. Masayang sambit ni Elena at lumapit sa kanya si Caleb upang halikan ang tiyan niya. At napangiti si Elena nung halikan rin siya nito sa labi. Ang sarap talagang umuwi kapag may maalaga ka, misis. Biro ni Caleb at isang hampas ang binigay ni Elena dito. Bolero, at anong misis ka dyan? Hindi nga tayo mag-asawi. Natatawang sambit ni Elena at niyakap siya ni Caleb. Oo na po. Tara, kain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Hindi ka ba napapagod? Makakasama sa inyo yan ang kambal. Saad ni Caleb at umiling lang si Elena. Hindi po ako napapagod. Saka kapag napapagod ako, nagpapahinga naman ako eh. Kaya huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. At healthy kami ng anak mo. Buti naman. Ayoko lang may mangyari sa inyong masama. Bukas, wala akong pasok. Gala tayo bukas. Nagningning ang mga mata ni Elena. Hindi na kasi siya nakakalabas dahil naging busy rin si Caleb sa trabaho niya. Mabilis na tinango ng 3 beses ni Elena ang ulo niya at napapalakpak pa siya. Oo, gusto ko yan. Ang boring na kasi dito eh. Saan tayo pupunta bukas? Kahit saan. Basta gusto ko mag-enjoy tayo bukas. Saad ni Caleb na kinangiti ni Elena ng malapan. Sa kwarto ni Elena, muling natulog si Caleb at hindi mapigil ang mapangiti ni Elena habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Caleb at hawak ni Caleb ang kamay niya at dinadampian ng halik ang buhok niya. Huwag mo akong masyadong sanay ng ganito, Caleb. Baka hanap-hanapin ko na. Nakangusong sambit ni Elena. Bahagya namang natawa si Caleb at sabay pisil ng pisngi ni Elena. Dapat ba bawasan ka pagiging clingy ko? Tanong ni Caleb. Hindi, gusto ko ngayon. Pero hanggang kailan tayo ganito? Kapag ba bumalik na si Miguel, hindi ka na ulit ganito? 2 weeks na lang, babalik na siya, diba? Sambit ni Elena na kinatahimik ni Caleb. Umupo si Elena sa kama, tiningnan si Caleb. Kung babalik na si Miguel at hindi ka na ulit magiging ganito sa akin, maiintindihan ko, Caleb. Pero kahit sa 2 linggong natitira, okay lang bang maramdaman ko yung pagmamahal mo sa akin? Kahit 2 weeks lang, okay lang sa akin. Umupo na rin si Caleb sa kama at nginitian si Elena bago dampian ng halik ang labi nito. I'm sorry for everything, Elena. I'm sorry for hurting you. Saad ni Caleb sa gitna ng halikan nila. Kinabukasan, maagang nagising sila Caleb at Elena. Plano kasi ni Caleb magbakasyon muna ng 3 araw sa Baguio, kaya hindi mapigilang matuwa ni Elena. Maraming tourist spot sa Baguio. Excited na ako makita yon. Maraming tourist spot sa Baguio, diba? Excited na ako makita yon. Hindi ka pa ba nakakapunta ng Baguio? Ngumuso si Elena sabay pilig ng kaniyang ulo. Hindi pa eh. Hindi ko pa kasi afford makapunta dun. Ito yung first time kong pupunta sa Baguio, pero nakapunta na naman ako sa ibang lugar. Kaya lang, bilang nga lang sa kamay ko eh. Natatawang wika ni Elena at natawa na lang din si Caleb. Maaga silang bumiyahe papuntang Baguio. Nakapag-reserve na rin si Caleb ng hotel kung saan sila mag-i-stay ni Elena ng 3 araw. Huminto rin sila sa drive-thru para bumili doon ang makakain nila ni Elena. Hindi mapigilan ni Caleb mapangiti habang pinagmamasdan si Elena na tinitingnan ang bawat dinadaanan nila. Para kasing bata si Elena at parang ngayon lang nakalabas sa bahay. Ang ganda naman ng mga dinadaanan natin dito, Caleb. Malapit na ba tayo sa Baguio? Tanong ni Elena sa kanya. Hindi pa, mga 1 oras pang biyahe. Sagot ni Caleb at napasimangot si Elena. Ang layo naman pala ng Baguio sa Batangas. Sambit ni Elena. Ganun talaga. Kaya nga maaga tayo umalis para hindi tayo abutan ng traffic. 3 kasi sila ng madaling araw umalis sa kanila, kaya hanggang ngayon naramdam ni Elena ang antok. Saktong 10 nang makarating sila sa hotel kung saan sila mag-i-stay. Si Caleb ang nagayos ng gamit nila habang si Elena nasa balkonahe at tinitingnan ang paligid sa labas. Sumunod doon si Caleb at niyakap niya patalikod si Elena habang hinahaplos ang tiyan ni Elena at pareho nilang tiningnan ang paligid. Sa tingin ko, maganda dito mamayang gabi. Kita mong city lights. Nakangiting sambit ni Elena.
Tapos, ang lamig din, pero akala ko malas South Korea ang lamig, hindi pala. Natatawang dagdag ni Elena. Tiningnan naman ni Caleb si Elena, kaya tinaas na Elena ang tingin niya rin kay Caleb. Bakit? Nakarating ka na ba sa South Korea? Pagtatanong ni Caleb. Bahagya namang natawa si Elena sabay ilin. Hindi pa, sinabi ko lang eh. Bawal ba mag-imagine? Pagtatanong ni Elena. Oo nga pala, saan tayo unang pupunta, Caleb? Pagtatanong uli nito. Botanical Garden tayo unang pupunta, sagot ni Caleb. Oh my gosh, dun tayo unang pupunta? Tuwang tanong ni Elena at kumunot naman ang noo ni Caleb habang hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Yeah, why? Nag-search kasi ako kagabi nung natulog ka na. Tinignan ko yung mga tourist spots dito sa Baguio. At yun daw yung isa sa pinakamagandang tourist spot. At gusto kong puntahan yun. Excited na tuloy ako. Saad ni Elena at natawa si Caleb sabay halik sa leeg ni Elena na naging dahilan ba't nakiliti si Elena. Para ka talagang bata, Elena. At ang ganda mo kapag nagiging childish ka. And I like you. Papuri ni Caleb na nagpamula ng pisngi ni Elena. Una nga nilang pinuntahan ang Botanical Garden. Sa entrance pa lang, huminto na sila ni Elena para kumuha ng picture sa may bato na nakaukit ang Baguio Botanical Garden. Naghanap pa sila ng taong kukuha ng picture nila. Ang ganda niyo sa mga pictures, bagay na bagay kayo. Ang laki na ng tiyan ng asawa mo. Sigurado akong kamukha niyo parehas sa magiging anak niyo. Parehas kayong gwapo at maganda. Saad ng matandang kumuha sa kanila ng picture. Pilit na ngumiti si Elena habang si Caleb naman malapad ang ngiti. Ano bang iningiti-ngiti mo dyan? Sita ni Elena kay Caleb. Bagay daw tayo, sabi ng matandang babae. Hindi ka ba kinilig? Pilit tinago ni Elena ang kilig niya. Dahil ang totoo, gusto niyang bigyan ng papremyo ang matanda dahil sa sinabi nito. Pero ayaw niya yung ipakita kay Caleb dahil alam niyang aasarin lang siya nito. Hindi, bakit ako kikiligin? Pagtatanong ni Elena at peking umirap. Kita ni Elena ang pagbusangot na mukha ni Caleb, pero hindi na niya yun pinansin dahil natutuwa siya sa tuwing inaasar niya ito. Naglakad na sila Elena at Caleb upang pagmasdan ang paligid. Napangiti pa si Elena nung hawakan ni Caleb ang kamay niya at alalayan siya sa paglalakad. Maraming magagandang iba't ibang klaseng halaman, pati na rin matatayag na puno ang meron sa Botanical Garden. Pumunta pa sila sa tulay para doon magpakuha ng litrato. Ang refreshing dito, no? Parang ang saya pumunta dito kapag may problema ka. Saad ni Elena habang tinitingnan ang paligid. Umupo kasi sila ni Caleb dahil naramdaman na rin ni Elena ang pagod sa paglalakad. Yeah, that's why I like this place. Dito kami unang nag-date ni Miguel. Saad ni Caleb na nagpawala ng ngiti ni Elena. Ganun ba? Kaya siguro dito mo unang gusto pumunta. Pinilit ni Elena ang maging normal ang pagkakasabi niyang nun. Dahil sa totoo lang, parang may sumaksak sa puso niya at bumara sa lalamunan niya. I'm sorry, Elena. Hindi yun ang dahilan bakit ito ang unang pinuntahan natin. Huwag mo sanang masamain. Peking tumawa si Elena at ngumiti kay Caleb at bahagya niya itong hinampas. Ano ka ba? Wala lang sa akin yun, no? Huwag ka mag-alala, hindi big deal yun. Saad ni Elena at hindi niya pa rin tinatanggal ang peking ngiti sa labi niya. Dahil sa totoo lang, nasasaktan siya. Pero wala naman siyang karapatang magreklamo o kahit masaktan man lang. Dahil alam niyang may relasyon ang dalawa at sila ay wala. Hinawakan ni Caleb ang kamay niya at hinalikan niyon ni Caleb. Sorry. Paghingi ulit ng dispensa ni Caleb at umiling lang si Elena. Ano ka ba? Wala nga yun. Okay lang. Sambit ni Elena. Sure ka? Hindi ka galit? Oo naman. At bakit ako magagalit? Okay nga lang, okay? Sinunod naman nilang puntahan ang La Trinidad Strawberry Farm. Maraming turista ang nasa La Trinidad. Para sila mismo ang kumuha at magpitas ng strawberry. Yun din ang ginawa nila Caleb at Elena. Tig-isa sila ng basket habang pumipitas ng strawberry. Pagkatapos nilang gawin yun, bumili naman sila ng strawberry jam, strawberry ice cream, pati na rin ng taho. Ang sarap talaga dito sa Baguio, Caleb. Gusto ko tuloy dito na lang tumira. Parang ang saya dito tumira, no? Natatawang sambit ni Elena
habang tinitingnan ang malawak na strawberry farm plantation. Pwede namang dito ka na tumira. Gusto mo bang dito na lang tumira? Tanong ni Caleb sa kanya, kaya tatlong beses na patango ng ulo si Elena. Oo, sasamahan mo ba ako? Tanong ni Elena habang nagpapapi-eyes. Umiling naman si Caleb at kumunot ang noni Elena. Hindi, iwan kita dito at dadalhin ko yung kambal. Biro ni Caleb na nagpasimangot kay Elena. Edi hindi ko iiiri ang kambal, sa akin na lang sila. Sad ni Elena at tumawa si Caleb. Just kidding, eto naman hindi ba biro? Sa isang restaurant, kumain sila Elena at Caleb. Pagkatapos nila kumain, dumiretso na sila sa hotel para magpahinga. Nagtimpla muna ng gatas si Caleb para kay Elena. Salamat. Sambit ni Elena at umupo na si Caleb katabi ni Elena. Pareha silang tahimik habang tinitingnan ang glass wall kung saan makikita ang city lights sa Baguio. Nasa balkonahe kasi silang dalawa. Elena, pagbasag ni Caleb sa katahimikan. Mali ba ang ginagawa natin? Pagtatanong ni Caleb. Napahigpit ang hawak na Elena sa baso. Alam niyang mali ang ginagawa nila ni Caleb. Pero para kay Elena, wala namang masamang maging selfish. Ibabalik niya naman si Caleb kay Miguel. Pero sa ngayon, gusto niyang maramdaman na parang sa kanya si Caleb at ang kambal na nasa sinapupunan niya. Kapag sinabi kong oo, ititigil mo na ba to? Mag-iiba na ba ulit ang trato mo sa akin? Magiging hangin na naman ba ako sa'yo? Pagtatanong ni Elena. Napabuntong hininga si Caleb at tinignan niya si Elena. Mahal kita, Elena, pero kasi... Pero mahal mo rin siya, tama? Pagpapatuloy ni Elena sa sasabihin ni Caleb. Bahagyang natawa si Elena at nilapag niya ang hawak na gatas sa lamesang katabi niya at huminga ng malalim bago nagsalita. Alam kong pagiging selfish tong ginagawa ko. Alam kong sa bandang huli, ako rin naman ang masasaktan. Dahil pagbalik ni Miguel, alam kong sa kanya ka ulit babagsak. Pagkatapos kong manganak, alam kong kailangan ko na ibigay ang kambal kay Miguel. Pati na rin ikaw. At ako, kailangan kong lumayo. Dahil hindi naman kayo sa akin eh. Dahil kay Miguel kayo. Pero ngayon, kahit ngayon lang sana, Caleb, pwedeng maramdaman na akin kayo. Kahit sa ganitong paraan lang, gusto kong maramdaman sa akin ang kambal na nasa sinapupunan ko. At akin ka lang din. Ibabalik ko naman kayo, pero ngayon pwede bang akin muna kayo? Pakiusap ni Elena kay Caleb. Pinahid ni Caleb ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Elena. Hinawakan pa ni Elena ang kamay na bumabalot sa kanyang pisngi at hinalikan niya yon. Kinabukasan, maagang nag-ayos sila Caleb dahil papunta sila sa Burnham Park. Maraming turista sa park na yon. Wala kasing entrance fee, kaya mas maraming napunta para mamasyal. Karamihan puro pamilya, magkarelasyon o magkabarkada ang napunta doon. Nagrenta sila ng bicycle with sidecar. Si Caleb ang pumapadyak habang si Elena naman ang nasa sidecar. Dahan-dahan lang, Caleb! Sad ni Elena at natawa naman si Caleb. Kawawa naman kami ng kambal, huwag mong bilisan. Kapag ako maagad ng anak, ikaw ang tutuktukan ko. Iritang sabi ni Elena. Napatigil sa pagtawa si Caleb at numiti kay Elena. Opo, boss, eto na. Sad ni Caleb at napangiti na lang din si Elena. Isang oras ang renta nila sa bike. Sinulit nila ang mga nakikita nila sa paligid. Sinunod naman nilang puntahan ang Burnham Lake. Nag-boat riding din sila at kahit natatakot si Elena, mas pinili pa rin niyang matuwa. Natapos din ang tatlong araw na pamamalagi nila Elena at Caleb sa Baguio. Habang papasok sila sa loob ng bahay, hindi nila mapigilang magtawanan at inaalala ang mga nagawa nila sa Baguio. Pero napatigil silang dalawa nang marinig ang boses ni Miguel. Buti naman nakauwi na kayo. Tatlong araw pala kayo sa Baguio. Sambit ni Miguel. Parehas nagulat sila Caleb at Elena. Hindi kasi nila inaasahan ang pagbabalik ni Miguel. Han? Kailan ka pa nakauwi? Kabadong tanong ni Caleb. Kahapon lang. Natapos na kasi yung trabaho ko sa Paris. At gusto sana kitang surprise. Ngumiti si Miguel at lumapit kay Caleb. Tapos niyakap niya ito.
I miss you, Han. Sorry kung nagtatampo ka sa akin, ha. Sambit ni Miguel at napatingin si Caleb kay Elena, pero umiwas lang ng tingin si Elena. Kumalas sa yakap si Miguel at tiningnan si Elena. Malaki na ang tiyan mo, Elena. Konti na lang lalabas ng kambal. Thank you, ha. Sambit ni Miguel at niyakap rin niya si Elena. Napanunok si Elena at ramdam niya ang panlalamig ng katawan niya. Nga pala, may binili akong pasalubong para sa inyo. Saad ni Miguel. At naunang pumunta sa sala si Miguel dahil nandun nakalagay ang mga pinamili nito sa Paris. Habang si Caleb at Elena naman, para silang hindi makagalaw parehas. Naiwan si Elena sa bahay. May pupuntahan daw kasi si Caleb at Miguel. Habang nakatambay si Elena sa salas, lumapit sa kanya si Marie. Sabi ko na sa iyo, iha. Iwasan mo na si Sir Caleb pero hindi ka nakinig sa akin. Imbis na iwasan mo, pinagpatuloy mo yung nararamdaman mo. Anong gagawin mo ngayon na nakabalik na si Sir Miguel? Pagtatanong ni Marie. Eh, hindi ko po alam, Ate Marie. Mali po bang gusto ko? Mali bang nararamdaman na kahit papano mahal rin ako ni Caleb? Pagiging selfish po ba ang ginagawa namin? Huminga ng malalim si Marie. Maling-mali, iha. May masasaktan kayo sa ginagawa niyo. Mali ang sumausaw sa relasyon ng iba. Masasaktan ka na nga. Masasaktan rin yung taong karelasyon ni Sir Caleb. Alam kong mahal mo lang si Caleb pero pwede mo pang piliin ang tama. Huwag niyo hayaang magpalamon kayo sa mali. Payo ni Marie kay Elena. Napayakap na lamang si Elena kay Marie at doon unti-unting umiyak. Buong akala niya kasi matutupad yung dalawang linggo pa niyang hiniling, pero hindi pala. Dahil lahat ay may hangganan. At ang kasiyahang natamasa niya sa piling ni Caleb ay natapos na. Elena, we need to talk. Bakit mo ba ako nilalayuan? Tanong ni Caleb sa kanya nung pumasok si Caleb sa loob ng kwarto niya. Inaayos ni Elena ang unan niya at hindi tumitingin kay Caleb. Elena naman, kausapin mo naman ako. Pakiusap ni Caleb kaya humarap na si Elena dito. Para saan pa, Caleb? Wala na tayong dapat pag-usapan. Lumapit si Caleb kay Elena pero lumayo naman si Elena dito. Pwede ba, Caleb? Itigil na natin to. Habang hindi pa tayo nahuhuli ni Miguel, itigil na natin. Lalayuan na kita. Iiwasan kita. Kaya tulungan mo akong iwasan ka. Piliin mo si Miguel. Pagkatapos ko manganak, aalis rin ako. Kaya sana hayaan mo na ako sa desisyon ko. Please. Please, Caleb, hayaan mo na ako. Umiiyak na sambit ni Elena. Mas lalong napalayo si Elena kay Caleb nung tumira na rin si Miguel sa bahay ni Caleb. Pinaayos na rin nila Miguel ang nursery room ng kambal. Pink at blue ang dasa ng nursery room. Dahil isang buwan na lang manganganak na si Elena. Elena, nagustuhan mo bang design ng nursery room? Pagtatanong ni Miguel sa kanya habang nasa loob sila ng nursery room. Pilit ng umiti si Elena at tatlong beses niyang tinangong ulo. Oo, maganda. Siguradong magugustuhan to ng kambal. Saad ni Elena. Napapalakpak naman sa tuwa si Miguel at niyakap niya si Elena. Thank you talaga, Elena. Ikaw ang dahilan ba't magkakaroon na rin kami ng twins ni Caleb. Thank you sa lahat, ha. Sambit ni Miguel at ngumiti na lamang si Elena. Elena. Tawag ni Caleb kay Elena, kaya napahinto sa pagtitimpla ng gata si Elena. Bakit? Tanong ni Elena. Kahit nasa iisang bahay lang sila ni Caleb, pakaramdam ni Elena malayo na sila sa isa't isa ni Caleb. May kailangan ka ba? Pagtatanong ni Elena, pero nagulat siya nung bigla siyang yakapin ni Caleb ng mahigpit. Caleb, nasa taas lang si Miguel. Bitawan mo nga ako. Saad ni Elena habang pinagtatabuyan si Caleb, pero narinig niya ang paghikbi ni Caleb. Tell me, Elena, how can I let you go? Dahil sa totoo lang, hirap na ako sa sitwasyon natin. Para ba akong loko? Mahal ko si Miguel pero mahal rin kita. Parehas ngayon ayokong bitawan. Umiiyak na sambit ni Caleb. Napalunok ng laway si Elena habang pinipigilan niyang maluha. Piliin mo si Miguel, yun ang tamang gawin. Piliin mo yung taong una mong minahal. Masaya ako para sa inyo, Caleb. Pero hindi makakaya ng konsensya ko kapag nasaktan si Miguel dahil sa akin. Iwasan na lang natin ang isa't isa.
Next month, kabuwanan ko na. At alis na rin ako dito. Lalayo na ako, Kalem. Huwag mong sirain ang relasyon niyo dahil sa akin. Payo ni Elena at kumalas sa pagyakap kay Kalem. Kinuha ni Elena ang gatas na tinimpla niya at tinalikuran na si Kalem. Hindi pa nakakalayo si Elena nung magsalita si Kalem at napahinto sa paglalakad si Elena. Akala ko ba mahal mo din ako? Bakit hindi mo ako ipaglaban? Ba't hindi mo ipaglaban ang nararamdaman mo sa akin? Tanong ni Kalem. Dahan-dahang lumingon si Elena kay Kalem at ngumiti lamang si Elena sa bayuko ng kanyang ulo. Mahal kita. Kaya nga mas gusto kong piliin mo ang tama. At ang tama, yun yung ipagpatuloy mong relasyon mo kay Miguel. Dahil mahal mo rin siya, di ba? Alam ko, hindi mo kayang saktan si Miguel. Naguguluhan ka lang. Pero kapag nakaalis na ako dito, baka doon mo ma-realize sa tama ako. At mahal mo pa rin si Miguel kaysa sa akin. Saad ni Elena, kahit ang totoo parang tinutusok ang puso niya ng ilang libong karayom. Gusto niya rin kasing piliin siya ni Miguel, pero alam naman niyang kahibangan lang yun. Dumating rin ang araw ng panganganak ni Elena at ilang araw din siyang nanatili sa hospital. Pero hindi na niya nakita ang kambal. Lumayo si Elena kay Kalem at sa kambal. Apo, ayos ka lang? Pagkatanong ni Lola Puring. Habang nakatingin sa malayo si Elena, ngumiti naman si Elena sa lola niya at tumango lang ito. 1 month na rin ang lumipas. Sila pa rin bang iniisip mo? Usisa ni Lola Puring. Huminga ng malalim si Elena at humarap sa lola niya. Naisip ko lang po, ano bang itsura ng kambal? Gano'n na sila kalaki? Naaalagaan ba sila ng maayos? At iniisip mo rin si Kalem, tama ba? Napatingin si Elena sa lola niya at tumangot-tango ang ulo. Opo, kamusta na kaya si Lola? Kumusta si Kalem? Tama naman ang ginawa ko, di ba? Ang umalis na walang paalam kasi yun ang tamang gawin. Unti-unting dumaloy ang luha sa pisngi ni Elena. Isang buwan na nga ang nakakalipas pero hanggang ngayon, mahal niya pa rin si Kalem. At gustong-gusto ni Elena ang hawakan ng kambal na dinala niya ng 9 na buwan. Niyakap siya ng lola niya ng mahigpit habang hinahaplos ang likod niya. Makakabangon ka din, apo. Hayaan mo na kay Miguel sila. Sigurado ako lahat ng nangyari ay may rason, pero sobrang humahanga ako sa katatagan mo at pagpili ng tama. Pero wag mo naman hayaang malugmok ka lang sa isang tabi. Bumangon ka ulit ay pagpatuloy mo ang pangarap mo. Payo ni Lola Puring habang pinapatahan si Elena. Sinunod nga ni Elena ang payo ng kanyang lola. Nagpatayo siya ng boutique shop gamit ang perang binigay sa kanya nila Kalem at Miguel. Lumipas na rin ang 4 na taon at wala siyang naging balita kila Kalem at Miguel. Nakilala na rin siya bilang isang magaling na fashion designer. At isang araw habang nag-aayos siya sa shop, ay may 2 batang pumasok sa boutique shop niya. Mama! Sambit ng 2 bata at kinakunot ng noo ni Elena. Napatayo pa ng tuwid si Elena nung yakapin siya ng 2 bata. Mama! Ulit ng batang lalaki. Dito ka lang po pala, Mama! Pilit na tumawa si Elena at umupo ito para mapantayan ng 2 bata. Mga bata, nasan bang mama niyo? Tanong ni Elena. Kayo po! Turo ng 2 bata sa kanya at mas lalong nagsalubong ang kilay ni Elena. Okay, sige. Ganito na lang. Anong pangalan niyo at pangalan ng magulang niyo? Ako po si Hope. At ako naman po si Angelo, tapos kayo po ang mama namin. Masayang sambit ni Angelo. Nawala ang ngiti ni Elena at tiningnan niyang mabuti ang 2 batang nasa harap niya. Gusto niyang tanggalin ang tumatakbo sa utak niya pero lahat ng yun nakumpirma nang pumasok si Kalem. Tumakbo ang 2 bata palapit kay Kalem at napatayo na lang si Elena habang gulat na gulat pa rin. Ang tagal kitang hinanap, Elena. Nandito ka lang pala. Ano bang nangyayari? Nasaan si Miguel? Pagtatanong ni Elena kay Kalem. Pero imbis na sagutin niyo ni Kalem, lumapit sa kanya si Kalem at niyakap siya ng mahigpit. Bakit iniwan mo ako, Elena? Ba't mas pinili mo akong iwan? Bakit mo kami iniwan? Tumatangis na tanong ni Kalem sa kanya. Naguguluhan si Elena sa sinasabi ni Kalem. Kaya kumalas siya dito at hinarap niya si Kalem. Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo dyan?
Nasaan ba si Miguel? Matagal na kaming wala, Elena. Nagpaubaya na si Miguel. Binigay niya na rin sa akin ang responsibilidad sa kambal. Alam niya ang tungkol sa atin, Elena. Pero nung pumunta ako sa inyo, wala ka na doon. Hinahanap kita, Elena, kaso hindi ko alam saan ka hahagilapin. Saad ni Caleb. Pero paano? Paano niya nalaman? Paano kayo naghiwalay? Ngumiti sa kanya si Caleb. Sinabi ko sa kanya ang totoo. At pinapili niya ako. Ikaw ang pinili ko, Elena. Pinili kita kasi mahal kita. Kaya okay lang ba na piliin mo naman ako ngayon? Piliin mo kami ng kambal. Pagtatanong kay Elena at napatingin siya sa kambal na nakangiti sa kanya. Unti-unting napaiyak si Elena at niyakap ang kambal. Sobrang saya niya dahil nakita niya na rin ang kambal na siyam na buwan niya ring dinala sa sinapupunan niya. Sumali rin si Caleb sa yakap at pakiramdam ni Elena, buo na ulit siya. Kinasal na nga si Caleb at Elena. Hindi man nakadating si Miguel sa kasal nila, binati naman sila ni Miguel at binigyan pa ng regalo. Mama, kailan po kayo manganak? Tanong ni Hope kay Elena. Ngumiti naman si Elena at pinisilampis ni Hope. Malapit na anak, ilang linggo na lang. Basta babantayan niyo ni Kuya Angelo ang kapatid niyo, ha? Oo naman po, Mama. Akong bahala sa mga kapatid ko. Yari sila sa akin kapag may nang-away sa kanila. Banta ni Angelo at natawa si Elena. Kasalukuyan kasing nasa kwarto nila Caleb at Elena ang kambal. Sabay-sabay naman silang napatingin kay Caleb na may dalang tray at tatlong basong gatas. Huwag niyong kulitin ang mama niyo, baka ma-stress yan. Bili ni Caleb at ngumuso lang ang kambal. Gusto po namin makita ang galaw ng baby daddy. Sambit ni Hope at kinuha ang inabot ni Caleb na gatas. Basta huwag kayo makulit, okay? Pagtapos niyo uminom ng gatas, ihahatid ko na kayo sa kwarto niyo. Naintindihan niyo ba? Saan muli ni Caleb pero ngumuso na naman ang kambal at yumakap sila sa nanay nila. Mama, pwede po bang dito na kami matulog? Please? Pakiusap ng kambal at ngumiti na lang si Elena sabay tango ng ulo. Of course, dito na kayo matulog. Saad ni Elena at tumingin siya sa asawa niyang inirapan lang siya. Bakla talaga. Bulong ni Elena. Sa higaan na nga nila natulog ang kambal. Masayang pinapanood ni Elena ang kambal at si Caleb na mahimbing ang tulog. Hindi niya mapigil ang mapangiti na para bang dati pangarap niya lang ito. Pero ngayon nasa tabi na niya at nadagdagan pa sila ng isa. Nasaktan man sila sa nakaraan pero ngayong naging masaya ang kapalit nun. Minsan may mga pagsubok na darating sa atin at mapipiliin tayo kung tayo.